kaya saludo kami sa mga mabuti niyang gawa. Ang tao may gawang gawa, kaya maraming humahanga. Siya ang kakampi mo basta ikaw ay nasa tama. Pagtulong ang nag-iisang misyon ng isang idol sa radyo at sa telebisyon. Gusto mo bang makilala ang taong to kung sino? Walang iba kundi ang nag-iisang Rapi Tulfo. Idol ng Pinoy, idol ng Pinay, idol ng mga driver pati kasambahay. Idol ng mahirap, idol ng mayaman, idol ng kabataan at idol ng magulang. Idol ng tindera, idol ng tindero, sa madaling sabi idol ng mga Pilipino. Pag sinabing Rapi, Lodi malamang, at pag sinabing Tulfo, matik sa kalam. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Ikaw ang idol, ikaw ang idol, ikaw ang idol, Rapi Tulfo. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Siguradong mabibilib kahit na sino, dahilan kung ba't ang sarap maging Pilipino. Kaya nais ka naming pasalamatan, you're my one and only idol. Saludo po kami dahil sa iyong husay. Ilan na rin ang kababayan natin nagpatunay sa bawat pagtulong, gabay mo at mga patnubay. Marami na ang Pilipino ang nabago buhay. Ang dami mong Wanted sa radyo. So magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid, and welcome po sa ma-action edition ng Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi, mga kapatid. At ngayon po ay February 20, 2024. Ako po si Shari Roman at makakasama po natin hanggang alas 4 ng hapon, Attorney Freddy Villamor. Ay, hapon po. Good afternoon po sa ating mga netizens. Ay, gusto ko lang pong sabihin na kaya po ako wala last week ay ako ay nakaranas ng high blood. Ooh. Kaya ako po ay welcome to the world of maintenance. May maintenance na rin po ako sa high blood. Thanks to my doctor, si Dr. Berwin Flores. Ang clinic niya po ay nasa heart center. Yan. Ayan, okay. Kailangan mo na rin ng Losartan, parang si Attorney Aina. Hindi Losartan yung sa akin. Ay, hindi ba? Matanda ko yung aking maintenance. Bawal na pala ma-high blood ngayon, ganun pala. Attorney. Hindi, akala ko stiff neck lang. Oh, dito, okay. Dalawang araw yung pala high blood na. So, mag-ingat din, Attorney. Kaya, okay. Siguro kulang sa exercise. Pero sana, Attorney, huwag kang ma-high blood sa ating unang kaso. Sige. Huwag sana umiyot ang ulo, Attorney. Nasa studio po natin si Sir Glenn and si Ma'am Grace Arias. Sila po ay mag-asawa at lumapit po para ireklamo po ang isang SK Kagawad ng Barangay 73 sa Tondo, Manila dahil po sa pagtana nito sa kanilang anak. Nang anak po nila ay si Lay at ito po ay 20 years old na po. Magandang hapon po Sir Glenn and Ma'am Grace. Magandang hapon po. Po pakikwento po kay Athene kung ano po ang nangyari kay Lay. Yung anak ko po, ako po ay umuwi po galing Saudi Arabia po para po dito sa kaso na ito. Umuwi po ako ng February 6 para po makuha ko po yung aking anak. Na dalawang buwan na pong hindi umuwi since nung November 17 pa po. So one time nakuha na po siya nung November 28 na uwi lang po sa aking magulang kasi nga po may hindi po sila pagkakaintindihan ng aking asawa. Eh after po noon sa aking magulang ito makas po siya muli at pag-uwi ko po itong February 6 na corner ko po siya uli. Nakuha ko po siya muli nung November 13. February 13 nakuha ko po siya uli. Sa school po ng inyo. Doon po kasi siya nag-aaral eh. Mm-hmm. Eh ngayon po November 13. Siyempre, kinausap ko po yung anak ko kung ano po yung assessment, bakit po siya nag-layas. Mm-hmm. So binanggit niya naman po sa akin. And then November 14 Valentine's pa po kami. Nag-celebrate pa kami ng Valentine's Day. Then November 15, tinangay po siya nung... February. February 14, sorry. Nagkasama kayo ng Valentine's. Itong taon na ito lang. Nakarang February 14. O sige, tapos. Tapos nung February 15, tinangay na naman po siya uli nung... Kinuha po siya sa bahay. Kinuha? Opo. Okay. Paano ko pong sasabihin kinuha? Dinidisiplina po namin kasi syempre, that time...
dalawang buwan po siyang hindi nagpapakita sa amin. May may ano siya, may parang pagdidisiplina po bilang magulang. Kinuha ko po yung cellphone niya. Gusto ko po siya ma-assess kung ano po yung mga nangyari sa kanya. So ganun. Hindi pa po natatapos yung isang araw, di man lang pinatagal na ako'y kauuwi ko lang po. Bigla naman po siyang nawala uli. Eh, pinablatter ko po sa barangay namin, sa police station po sa amin. Ang sabi po sa akin eh, may history na pala yan ng paglalayas. Maaring naandun lang yan doon sa una muna ako, ha? At saka pangalawa, yung anak mo eh, hindi umalis siya. May tumangay nung anak mo. Kasi alam mo kung bakit. Kasi nung sinabi ko po, nung na-assess po ako ng mga police doon, sabi sa akin eh, ano bang suot nung anak mo? May pera ba siya? May cellphone? Wala po eh. Nakapadyama lang po yun at saka t-shirt. Wala nga po chinelas nung umalis. Ah, may pumuntang ano doon sa kanya. May sumundo sa kanya doon. Mm-hmm. Siguro po na obserbahan na rin po ng asawa ko ng mga ilang araw pa lang po siya doon. Isang araw. Balisa nga po yung anak ko na patingin-tingin po sa gate. Baka daw po may dumadating. Mm-hmm. Ang akin lang naman po eh, bilang magulang. Tayo po eh, gumagawa ng paraan sa ikagiginhawa po ng ating anak. Nagsasakripisyo po kami. Nag-aaral po kasi siya eh. Nung nakausap ko po yung eskwelahan nila, pumapasok naman. Kaso nga lang, nag-i-struggle. Kakaroon na ng struggle sa studies. Bumababa po yung grades. So itong bata, college na ba siya? College po, second year. Saan siya nag-aaral? Sa ENU po. ENU, anong kurso niya? Psychology. So kayo pa rin, of course, kayo pa rin nagpapaaral sa kanya. Opo. Glenn, OFW ka? Opo. O ano, babalik ka pa ba sa abroad? Iniiwan ko na po yung trabaho ko ron eh. So, kaya isa po, sa mga, kaya ka napabalik ng wala, so sinasabi mo ba na napabalik ka ng napabalik wala sa oras? Napabalik po ako ng wala sa oras. Dahil sa paglayas ng anak mo noong November last year. Opo. Ano ba yan? Teka lang. Okay. Etong may sinasabi kang sinamahan niya, no? Si Kayla Marie Moral, 20 years old. Tapos si Lay Christine Arias, yun yung anak mo. Opo. Nung umalis siya nung November last year, ano ba siya? Pinilit siyang sumama o kusa siyang sumama dito kay Kayla Marie Moral? Nung November 17, may message po sa akin, may printout po ako rito. Ang sabi niya po sa akin, na nag-message po ako sa kanya nung araw nung hindi na po siya umuwi. Nak, ano bang problema? Bakit hindi ka na umuwi? Ibubuod ko na lang po. Mm-mm. Sa madaling salita, nagkaroon po daw sila ng alitan ng aking asawa. Sabi okay. ko, paano ng alitan? Ano bang nangyari? Yun nga, lagi daw siyang... sa madaling salita, pinangangaralan. Siyempre, babae po siya. Mm-mm. Gabi po umuwi. Pumapasok siya. Hindi po umuwi minsan. Minsan, hindi umuwi. Mm-mm. Normal naman po sa bilang isang ina. Mm-mm. Sinisilip niya yung kanyang kapatid na lagi na lang... Kasi dalawa po silang anak ko eh. Isa pong lalaki, isang babae. Ito, panganay mo itong si Lay Christine. Opo, okay. Nang isa pong babae. Tsaka po, yun, pinangangaralan siya. Pero base doon sa pakikipag-usap niya sa inyo, lumalabas ba na may relasyon sila ni Kayla Marie Moral? Nung time na yun po, wala po talaga eh. So, pero wala. Ngayon, mag-partner nung sila? Nung umuwi po ako, nung na-corner po namin siya at nauwi sa bahay, nung February 30, nung gabi, nakausap pa po siya bago po kami magkaroon ng kainan at saka bago pa yung brunch namin nung Valentine's Day. Nakahiga po siya, hinihimas ko po yung ulo niya doon sa ano. Nak, ano bang plano mo, nak? Sabi ko ganun. Hindi habang buhay. Hindi ko po siya pinag... Siyempre po, may history na po siya ng paglalayas. Tumakas na po. Hindi ko po siya pinadlock, hindi ko po siya... Pero every time na umaalis siya, saan siya nag-stay? Kanino siya tumutuloy? Doon lang din po. Kanino? Kayla po. Kay Kayla. Okay. So, malinaw base sa sinasabi mo, Glenn, na hindi naman siya pinipilit, o dinudukot itong si Kayla para pumunta kay Kayla. No? Ganun ano? Parang, so, voluntary anak mong nag-i-stay kay Kayla, nagpupunta ron. Hanggang ngayon doon siya nag-i-stay? Ngayon po, nandun po. So, maaari natin sabing mag-partner sila. Partner po. May relasyon silang dalawa. Pero, okay. Pero ano sana ang gusto nyo mangyari bilang magulang? Bilang pong, ang gusto ko po sana mangyari sa amin pong mag-asawa, nag-aaral pa po siya. Okay. Ngayon, kung nasa nung gaya po nung sinabi ko sa kanya, nag-usap po kami, nak, ang gusto lang namin ni mami mo, magtapos ka, mag-aral, magtapos. Kung ikaw may papasok yung relasyon, hindi naman kami hadlang dyan eh. Pumasok ka lang, uuwi,
Sa bahay. Sa bahay. So, ang pakiusap mo, Glenn, umuwi siya sa inyo. Sa amin. At ituloy yung ituloy pag-aaral. Pero wala kang hindi mo tinututulan kung ano man yung hindi, relasyon nila. Ni minsan po, hindi po ako tumutol sa ano okay, niya. Sinabi ko pang mapusa. Nandiyan ba yung bat? Nandiyan ba sila? Juan? Sherry? Okay. Pero siguro bago natin makausap si Lay and si Kyla, ito po yung mensahe. Para lang din po maging patas doon sa bata. May iniwan po siyang mensahe po sa inyo, sir. Ang sabi niya po, hello po papa, ang problema ko lang naman po ay kung paano si mami sa akin sa bahay. Kasi nitong mga nakaraang linggo, hectic po talaga ang schedule ko since finals po namin. Marami pong ginagawa. Pag nasa bahay po ako, puro schoolworks lang po ang ginagawa ko. Minsan nakakapaglaro pa pagtapos po sa mga gawain. Siyempre may mga pinapagawa rin sa akin si mami, which is sinusunod ko naman. Nalilate po ako nang sunod kasi may mga hinahabol din po akong deadline. Sana po aware siya doon. Akala niya po kasi yata chill lang ako sa bahay. Pero hindi ko naman po siya sinasagot. Sinasabi ko lang po na may ginagawa po ako. Inaamin ko naman po na minsan nadadabugan ko siya. Nadadala lang po ako ng stress at pagod. Maliko naman po yun. Tapos kapag nasa labas naman po ako, panay pa uwi sa akin. Kapag nag-update, magagalit. Kapag hindi nag-update, magagalit pa rin. Saan po ba talaga ako lulugar? Pag kay RB, okay lang naman. Hindi pagalitan at sigawan. Kasi, okay, pag sa akin po, okay lang. Parang unfair lang po na ganun. Madadaan naman po ako sa mahinahong usapan. Sana rin po, hayaan din akong mag-explain. Pag nag-explain naman ako, puro ako dahilan. Tapos, sabi pa sa akin, puro lang kalokohan ang natututunan ko. Hindi naman po niya nakikita kung anong ginagawa kong effort sa school. Sobrang sama lang po talaga ng loob ko. Tapos sinasabi sa akin na ang payat-payat ko, hindi raw ako nakakakain. Hindi naman po ako tinatanong kung may problema ba or ano. Sumabog lang din po talaga ako. Sobrang nirerespeto ko po kayo. Grateful naman din po ako sa mga binibigay niyo sa akin. Wala naman din po akong problema doon. Hindi ko po kayo tinatakwil as magulang ko. Sana lang po kahit minsan maintindihan niyo ako. Katulad po ng pag-intindi niyo kay RB. Kaya hindi din po ako umuwi kasi gusto ko lang po ng peace of mind muna. Inaamin ko rin po na mali ako sa pagtakas ko sa hindi ko pagpapaalam ng maayos. Pasensya na po, Papa. Ayun lang naman po, sana maintindihan ninyo rin yung side ko. Alam ko rin naman pong may mali ako. At ngayon po, mga kapatid, makakasama po natin sa studio si Lay and si Kyla. Papasukin na lang po natin. Si Lay Arias and si Kyla Marie Moral. Sige po, upo po tayo. Sige po. Ngayon nyo lang po ulit nakita si Lay. Pangalawang araw po, simula po nung umuwi ako. Okay. Pangatlo. Asan po si Lay? Okay. So, Lay, andito yung nanay at tatay mo at sinasabi nga na hindi ka nga daw umuwi sa kanila. So, ano ang naging dahilan mo naman? Ano ba ang dahilan? Ba't ka ayaw mo na maganda umuwi? Maganda siguro. Ayaw mo na bang umuwi sa kanila? O meron ka lang parang pinagdadaanan na for the meantime, ayaw mo munang umuwi? Ayun po, for the meantime po kasi ayoko po talaga muna umuwi since... Pakilaksan mo boss mo iha. Opo. Tanggalin mo na lang siguro yung ano case si Anne. Since ayun nga po na may relasyon po kami tapos parang ayaw po nila, pinapalayo po nila ako nung... Ayun po. For the meantime po, uwi naman po talaga ako. Sobrang ano lang po talaga. Parang naaan. Ayun po. Yung so kaya ko tatanungin, pwede mong pagbigyan yung gusto ng magulang mong... Umuwi ka sa kanila at pagpatuloy. Total, hindi ka naman, nag-aaral ka pa rin, hindi ka naman tumitigil, di ba? Pinatigil na po nila ako nung... Kailan lang, bali absent po siya. Kasi nga po, nung February 13 po, nakuha ko po siya. February 14, hindi ko po muna pinapasok kasi nga po kinakausap ko. Mm-mm. At kung ano po yung magiging assessment ko. Mm-mm. February 15, umalis naman po siya. So hindi ka po mapasok hindi pa ngayon? Hindi pa po kami tapos mag-assess. Kung ikaw ang tatanungin niya, gusto bang pumasok ulit? Gusto ko po. Talagang magtatapos po ko. Yun po yung gusto ko. Okay. Kaya nga po, tinanong ko pa po siya nung gabi na yun, di ba nag-usap pa tayo, hinihimas pa kita. Sabi ko na, ano bang plano mo sa buhay? Hindi tayo habang buhay ganito, babantayan ka namin. O di, that time, doon ko lang nalaman na may relasyon sila. Doon niya lang po inamin sa akin na papasok po ako. Tapos sabi niya, papasok po ako tapos tanggapin niyo yung relasyon namin ni Kyla. Sabi ko na, wala namang problema. Ako yung hindi hadlang. So hindi ka tutol sa relasyon nila? Hindi po ako tutol. Basta papasok lang po siya at uuwi. Papasok, uuwi. Kung nandiyan naman na si Kyla, kasi kami po bilang magulang, ngayon lang po namin nalaman na ganyo. Tapos
ganyan po yung sitwasyon na dinatang namin. Teka lang, Glenn, kailan mo nalaman for the first time nung na meron silang relasyon? Nung araw po na nakuha ko po siya sa Israel. Anong araw yun? February 13 po ng gabi. February 13 lang. Okay. Kahit na nung November kahit pa siya naglayas. Kahit nung November po. So prior to that, wala kang ka-ide-ide ng relasyon sila? Wala po kong ideya po talaga. Pero may naririnig na po ako sa asawa ko. Kailan, pero, pwede bang magsalita ka at sabihin mo rin kung ano ang masasabi mo tungkol sa sitwasyon na to? Yun nga po. Hindi ko naman po siya pinipilit. Dahil po, sabi niya po, kaya niya po magtapos ng, ayun nga po, nang nagtatrabaho po siya. Pero wala po kaming interest sa kanya. And walang yung, interest? Ano sabihin? Walang opo, interest? Kasi po, ano yung sabihin? Walang interest? Wala po kaming gusto na ibalik niya sa amin, ganun po. Noong time po na nasa amin siya, nag-aral po siya. Parents ko po may salo ng allowance niya. Pero ikaw ba, Kayla, sinusuhulan mo ba siya o inuudyo ka mong sumama sa'yo? Hindi po. Noong so, time po na si Lay ay kusang sumasama sa iyo. Opo. At si Lay naman ay more or less Lay lumalabas, lumalayas ka ng bahay niyo. Ganun ba? Kasi nga po ganun na. Sige, lumalayas ka. Bakit? Anong dahilan mo't lumalayas ka ng bahay niyo? Kasi po nakakaano po na alam niyo po kinukulong, wala po akong cellphone, tas wala po kaming communication. Okay lang naman po kung tanggap po nila yung hindi po nila ako pinapalayo dito, yung hindi po nakikipagkita ganun. Ang ano lang po kasi. Yan lang. Ang tanong ko lang po, kailan ko kinuha yung cellphone mo? Isang araw, nung nakuha ko po siya noong February 13, doon ko lang po kinuha yung cellphone kasi po, ang gusto ko po mangyari. Okay, Glenn, ha? Okay, magsasalita ako, ha? Ito, base sa batas. Okay. Si Lay ay 20 years old na. Okay? May cut-off tayo na 18 years old. Anybody below 18 years old, minor yon. Ang tawag sa kanya ay child or minor de edad. At anybody below 18, may tinatawag tayong parental authority of parents over minor children. So ano yung parental authority? Yun yung karapatan mong disiplinahin yung anak mo, karapatan mong obligahin yung bata tumira sa inyo, at nasa poder mo. Yun ang more or less ang konsepto ng parental authority. Pagdating ng 18 years old pataas, nawawala na yan. Ang tinatawag natin dyan ay yung emancipation. Pag sinabi mong emancipation, kasama dyan yung pagkalusaw o pagkawala ng parental authority over sa bata. So in short, yung batas, sinasabi ng batas, hindi na siya minor de edad. Pwede na siyang magdesisyon para sa sarili niya. Okay. Nataong pinapaaral mo pa rin niya, nataon lang wala pa siyang trabaho, of course pag-aarali mo, pakakainin mo, etc. Pero meron na siyang freedom, malaki na yung leeway of her freedom of choice. Marami na siyang pwedeng gawin as long as hindi labag sa batas, hindi nakakaperwisyo ng ibang tao, etc. 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 Dito, malinaw naman sa atin na si Lay, kung pumupunta man kay Kayla, kusang loob siya nagpupunta. In fact, no nagpa-blatter ka sa pulis, di naman sinabi ng pulis, sige, kasuhan natin yan ng kidnapping o serious illegal detention or coercion. Walang ganong senaryo. Dahil malino naman na kusang loob na si Lay ay sumasama kay Kayla. More of siguro, Glenn, ma'am, makiusap tayo kay Lay. No, Lay, kung pwede ba mapagbigyan mo yung magulang mo? Ngayon, para pagbigyan mo naman sila, ano ba yung conditions na gusto mo? Kasi, Glenn, sana naintindihan mo yung sinasabi kong concepto ng emancipation, ha? Since nung una po talaga, nung nakausap ko po siya, nung nakuha ko po siya doon sa aming, nung na-corner ko po siya doon sa eskwelahan, kinakausap ko po siya nang hindi po siya madidiktahan ng iba, na kami lang between family, kami dalawa lang ng asawa ko. Isang araw pa lang po, umalis na, kinuha ko lang yung cellphone. Ole, ano yun lang po, yun lang hindi ka naman. Baka kasi isang iniisip pa lang, baka ko kasi iniisip nila na lagi ko kinuha yung cellphone. Ngayon lang po ako umuwi. Ano po yung sa akin po kasi pinagbantaan po ako. Parang ang sabi po, okay po na lalaki yung dinadala mo sa pinapakilala mo ganyan. Tapos ano po, sabi, mas okay raw po na yun nga po, okay raw na lalaki yung dinadala ko sa bahay. Ganyan, hayaan daw po ako. Pero kung babae raw po, baka patayin. Ganon po yung naririnig ko. So more of, may pressure sa'yo. Kumbaga,
na hindi mo kinakaya kaya ako umalis. Pero Glenn, ano bang balak mo? Una po, sasabihin ko po ito sa rerebat lang po ako sa sinabi. Sige. Wala po ako sinabing papatayin ko yung ganito ganyan. Mm-mm. Ako po bilang magulang, pangaral ko po sa kanya. Mm-mm. Ngayon kung ibang interpretasyon niya, dahil siya mas nakakakilala po siya. Naalala mo nung nagpray tayo nung bago ka umalis ng bahay. Sinabi namin na Panginoon, salamat at binigay mo namin sa amin uli sila. Okay, Glenn, tanungin kita. Ikaw ba tanggap mo na yung relasyon nila ni Kayla? Sa akin naman po, wala naman pong problema eh. So tanggap mo na. Wala naman pong problema sa akin. Tanggap mo yung relasyon nila. Sana po bigyan nila ako ng chance to process everything kasi sa akin po bago to eh. So sana bigyan nila ako ng chance na okay. Matanggap. So, pero eventually naman po na kailan kasi, mo mapra-process at kailan mo matututunan tanggapin yung relasyon nila? Kasi unang-una, alam mo naman nowadays, masyadong iba na mundo natin ngayon. May relasyon kang babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nangyayari na talaga yan. It's almost normal. No? So, ma'am, ikaw, how long will it take you to process it? Kasi parang, ang nangyayari sila, yung nagiging problema nila is more of nagmumula doon sa rejection ninyo sa relasyon nila. Yun ang nagiging problema kaya itong sila'y umaalis. Mm. Sa akin po, kasi 2 years po sila. Mm-mm. Ni hi, ni ho po, hindi sila nagsabi sa akin. Mm-mm. For 2 years po. Na sana man lang nagsabi na, Mami, eto, may karelasyon ako. Mm-mm. Lagi ko po kakwentuhan yan eh. Kaming dalawa po ang close sa bahay. Bakit hindi niya po sinabi? For 2 years, sabi nila for 2 years sila. Ma'am, pabayaan na natin kasi past is past. Opo, kaya let's lang. Let's look forward. Moving forward na tayo para ayun ma-resolve ito. Ayun na po, sana o, man iya, pwede ba magsalita ka sa magulang mo kung anong gusto mo at para ano naman ang kondisyon mo para babalik ka sa kanila? Babalik. I mean, uuwi naman po talaga ako for the meantime. Mas gusto ko po muna mapag-isa, gusto ko po ng space. About naman po sa pag-aaral ko, balak ko na po talagang mag-apply ng work. Tapos pag-ipunan ko po siya para makapalik po ako ng studies ko. So, para hindi na rin po ako umaasa sa kanila. Parang ganun po. Mm-mm. Technically, parang gusto mo na maging independent. Parang ine-exercise niya na yung pagiging tinatawag nating emancipated niya. Emancipated niya. Parang sinasabi niya, Ma, Pa, ako ay nasa sapat na gulang na, bigyan niyo na ako ng pagkakataong mag-desisyon para sa sarili ko. Parang ganun ang sinasabi ngayon ni Lay. O Glenn, Ma'am, anong masasabi niyo po tungkol dyan? Pwede niyo po siyang kausapin, sir. Hindi ka nga namin pinaglilinis, pinaglalaba. Kahit nga paghugas ng plato, tapos magtatrabaho ka. Gusto lang namin, mag-aral ka. Nakarating siya ng first year, second year. Wala naman siya naging problema. Tapos ngayon niya sasabihin, gusto niya magtrabaho. Kami nga mga magulang niya, nagsasakripisyo nga para sa kanilang magkapatid. Tapos ganyan ang sasabihin niya. Bilang magulang, mas gusto po namin yung mas kumbinyente po sa kanila, sa ating mga anak. Gusto namin makapagtapos lahat po ng mga magagandang bagay, yan po ang gusto namin. Pero kung yan ang gusto niya, bakit hindi niya naman sinabi sa amin at kailangan pang humantong sa ganito, di ba? Mm-hmm. Pero kasi ang sinasabi niya naman talaga nung una, umalis lang siya dahil yun lang peace po yung dahilan, peace at mind, dahil pinapagalitan siya. Mm-hmm. Tapos kalaunan, biglang papatak tayo sa ganito na may karelasyon siya. Ano ba talaga? Kaya nga ho, yung sinasabi niyo po kanina na kung natanggap na, although on process po tayo na sa ngayon, on denial, pero kung sabi ko nga sa kanya, kung sinabi mo pa noon, sinabi ko naman sa kanya. Kung sinabi niya sa amin, nandiyan naman si mami niya, nandito naman ako. Ito Glenn Grace ha, dapat tandaan natin na si Lay ay nasa sapat na gulang na. So siguro, bilang magulang, there will come a time na kailangan respetuhin na natin yung desisyon ng mga anak natin. Tanggapin na natin. At saka po yung sinasabi niya na uuwi siya, lagi niya po sinasabi yun eh. Uuwi din ako hanggang sa umuwi na lang po ako. Nagkasakit na lang po yung mga kamag-anak, yung mga biyanan ko, nanay at tatay ko, at saka yung asawa ko. Kaya po ako napauwi at inasikaso ko po talaga ito. Dahil lang po dyan.
Eh tapos malalaman ko ganito pala yung magiging. Dapat noon pa sinabi niya na sa amin na pa, hindi may, po siya kasi nagsasalita. Hindi po siya nagsasalita sa amin eh. Tapos sasabihin niya pinagbabantaan. Eh halos halos lagi araw-araw kitang kausap te. Sabay-sabay tayong pagkain, 'di ba? Sana man lang nag-open up ka sa akin. Eh yun lang te. Sana nag-open up ka. Inaantay ko eh. Nararamdaman ko na inaantay lang kita magsalita. Ba't hindi ka nagsalita sa akin? Tapos bigla ka na lang umalis, hindi ka umuwi. 'Di ba? Tapos nagsisinungaling ka na sa akin. Ikaw pa nga nagsabi sa akin, "Mami, mag-a-update ako sa iyo palagi pag nasa labas ako." Pero bakit, 'di ba? Bakit ganito 'yung nangyayari? Sana man lang naisip mo na lahat naman sinusuportahan ka namin sa lahat ng bagay. Kung sana sinabi mo to noon pa, hindi na tayo abot sa ganito, te. Sabi ko sa'yo. Pinandidirian mo nga ako eh. Ano mo ko, ano yung sabi mo sa'kin? Mas okay pa umuwi akong buntis kaysa maging ano, ganito ako. Siyempre, bilang pangaral, bilang magulang. Siyempre, nasasaktan din kami. Sana naman yung respeto. Respetuhin mo din naman kami, di ba? Yung feelings namin. At saka, anak, ikaw... Ikaw nire-respeto ka namin. Mahal ka namin. Susuportahan ka namin. Kahit ano ka pati. Tanggap ka namin. At saka, ikaw, anak, nakakakilala ka. Alam mo ang salita. Hindi sa panaginip, hindi namin inasahan na naging ganyan ka. Sa bahay, di ba? Tahimik ka naman. Sabi ko, okay naman. Siya. Nasa kwarto lang siya. Tatawagin ko lang siya, te, kain na, te, ligo na. Nandun na yung tubig mo, malalamig na lang. Tapos ang tagal-tagal niya po lumabas. Di ba, paano? So ikaw, Lay, sinasabi mo na wala ka ng balak umuwi sa inyo? Hindi nga po, for the meantime ngayon nga po. For the meantime? Ano yung for the meantime? Gano'ng katagal yung for the meantime mo? Pag naka-ano na po ako ng work, bibisita po ako sa kanila, mag-iipon po muna ako. Ngayon. Alam mo, ako magulang din eh. Diba? Yung mga anak ko lumaki, na alam ko sooner or later, magkakaroon din sila ng sariling landas. At yun, lalo na pagka sila ay age of majority na. Kasi dati ang age of majority, 21. Ngayon, ibinaba sa 18. So, 18 pa lang, emancipated na yan, maaari na sila magkaroon ng sariling landas. Siguro, Glenn Grace, it's just a matter of you accepting the fact na total, I'm sure, napalaki nyo naman na maayos si Lay. At kung siya man ay mag-desisyon na magsariling landas na, I'm sure hindi siya maliligaw dahil siya ay pinalaki nyo ng tama. Siguro, diba? Siguro. Nataon lang na meron siya kakaibang relasyon na unusual para sa inyo dahil ang karelasyon niya ay babae. Siguro isa yan ang pinanggagalingan na sama ng loob nyo. I'm sure. Diba? Kasi yung kasi po yung sinasabi niya sa amin, "Ba't ka ba nagleyas? Ito lang naman, eh natural nung ngayon inuungkat in the end lumalabas, naging bumagsak po sa ganito eh." Kasi po ang sabi niya, galit lang siya kay Mami, ganto, ganyan. Pero Glenn, babalik at babalik tayo doon sa punto po, eh, na siya ay hindi na minor de edad. Totoo po. 'Di ba? Siguro naman Lay, ikaw karapat dapat din lang pasalamatan mo pa rin yung mga magulang mo dahil ikaw ay inaruga at pinalaki ng ilang taon ikaw kasama. At maswerte ka pa rin. Alam mo, maswerte ka, Lay. Dahil ang dami nating alam ng mga bata dyan, mga nakikita naming problema dito, napapabayaan ng magulang. Lumalaki ng walang magulang. Di ba? Lay, ako in-expect naman kahit na may sama ka na loob, gusto kong madinig. Kung may desisyon kang magsarili, gusto ko naman i-acknowledge mo o kilalani mo rin naman yung hirap nila sa pagpapalaki sa'yo. So maaari bang sabi mo sa kanila yon, magpasalamat ka man lang, di ba? Dapat lang, di ba? I-acknowledge mo rin. Kung may sama ka ng loob ngayon, I'm sure, hindi yan matatabunan ng aruga at paghihirap at pawis na ibinuhos nila sa'yo, di ba? I'm sure, mas matimbang pa rin naman siguro yung pagpapalaki nila sa'yo, yung pagpapaaral, kesa yung napaka, 'di ba? Kailan naman nangyari yung away ninyo eh? At saka po, diba? yung kailan mo lang nakilala 'yan. Ang inaano ko nga ho sa kanya, hindi mo sinabi sa amin. Malay ba namin kung kailan mo lang nakilala 'yan? Tapos kami, ilang taon ka naming inaruga. Tapos, 'di ba? Okay. Sir, saglit lang po, no, makasingit lang po. Nasa linya natin si Dr. Camille Garcia, kasi common na problema po ito sa isang pamilya, no, yung hindi nakakapaglabas po ng
problema yung kanilang mga anak sa magulang, gayon din po yung magulang sa mga anak. So maganda po siguro kumonsulta po tayo kay Dr. Camille Garcia, ang psychologist po ng The Clinic of the Holy Spirit. Dr. Camille, magandang hapon po. Hi, good afternoon. Yes, good afternoon, Doc. Doc, meron po tayong case po dito kung saan na kumbaga nagkakaroon po ng problema ang isang anak, gayon din po ang magulang. Dahil ang sinasabi po ng mga magulang hindi naman daw po pala open sa kanila yung bata. Ano po ba ang approach po natin sa mga bata para mas maging maluwag po ang pag-open up nila sa kanilang mga magulang, lalong-lalo na po kapag may problema sila sa school, sa mga kaibigan nila? Paano po ba ang tamang approach, Doc Camille? Okay, alam mo karaniwan kasi mga bata talagang hindi yan mag-open up sa magulang. Kaya kumisan ang nangyayari dyan, talagang kinakailangan complete monitoring. Ngayon kung sinasabi nating open communication, may mga pagkakataon kasi kumisan tayo, mga magulang. May mga time na, halimbawa, ang yung tono ng pananalita natin, imbis na sabihin natin na parang gusto nating malaman yung sitwasyon, nagiging parang authoritative tayo. So lalong natatakot yung bata na magsalita. Parang sinabi mo ganito, may problema ka ba sa school? Tapos sasabihin niya, ay wala po, okay lang. Anong wala? Nalaman yun, di ba? Parang meron ka agad tayong mga derogatory remarks na nangyayari. So ang tendency, syempre yung bata, parang nangyari to, ayoko na dahil kasi alam ko hindi ako papayagan, hindi magkakaroon ng pagkakataon na hindi ma-acknowledge or mababalidate yung feelings. So pagdating sa ganyan, siguro malaking factor talaga na kahit papaano, yung ang iintindihin natin, anak natin yan eh. May emotional connection tayo dyan. So kung may emotional connection tayo dyan, alam natin na kung meron siyang gustong sabihin, hindi lang tayo bilang magulang na ang re-respetuhin. Respetuhin din natin kung anong gusto sabihin ng mga anak natin. Sometimes, doon nag-uumpisa na nagiging opinionated yung mga bata eh. Hindi pa pwedeng sabihin natin na maano yan, palagi yung umaarte lang ng mga sinasabi niya o kaya naman maargumento yung batang yan. Tignan natin maigi kumisan kung baka mamaya meron silang sinasabi na nagbibigay na ng mga sinyalis na talagang gusto humingi ng tulong sa mga magulang. Ayun. Maraming salamat Dr. Camille. Medyo nalinawan din sila sir and sila Lay dito. Maraming salamat Dr. Camille Garcia, ang psychologist po ng The Clinic of the Holy Spirit. Thank you very much, Doc. Ikaw Kayla, mayroon ka bang naisabihin kay Sir Glenn and Ma'am Grace? Kung may nagawa man po yung nanay ko, tsaka po ako sa inyo, pasensya na po kayo, ha? Pero hindi niyo po kailangan pagsabihin ako kung ano man yung nanay ko, eh. Nasabran po yun. Para po kasi sinisisa niyo ko lagi na dahil sa akin kaya mababa yung grades na. Hindi naman po pwedeng mataas po grades ko, siya po mababa. Hindi niyo po alam, gabi-gabi umiyak si Lay sa akin. Gusto na ano yung buhay niya, nahihirapan na raw siya. As a partner, hindi po madali sa akin yun. Sa inyo po, hindi nag-o-open sa tatay at nanay ko po, nakakapagsalita siya. Tapos kung i-discriminate niyo po ako, grabe po kayo. Magtatapos po ako, papakita ko po sa inyo na kaya ko panindigan anak niyo. Sa akin lang, Kyle, wala akong diniscriminate kahit kailan. May sinabi ako kay Lay, siguro na misinterpret niya, pangaral yun. Pero syempre, bilang magulang, sasabihin namin kung ano mas makakabuti sa aming anak. Wala kaming hinangad kundi mapabuti siya. Ni sa panaginip, hindi namin siya maano. Kung ano man yung mga nabanggit noon, naandun na yun eh. Ang sa amin lang, sana naging, kung talagang pumupunta sa'yo si Lay, sana yung puder mo, o kaya ikaw man lang, doon ka na lang, Lay. Ano ka muna, makinig ka muna doon sa magulang mo. Dapat, sana, yun na lang eh. Parang, kung talagang mahal mo talaga yung anak namin, yun, bilang points na lang sa amin yun eh, di ba? Sana inayos mo siya sa amin. Inayos mo siya sa amin, yung binilt mo siya sa amin, Lay, uwi ka doon.
tumawag ka man lang sa akin, ako po si Kayla, nandito po sila. Iuuwi ko po sa inyo. Uwi naman po namin eh. Isya nga po mayayaw kasi nga po inaabuso. Pero na, naparating, paano inaabuso? Naparating so, mo yung... Kwento naman po sa akin na before po, inabuse niyo po sana physically. Hindi ha? Naman ha? Po yan magaganyan kung hindi na, naman... Physically, wala physically na abuse. Te, na kailan kita na, kailan ka namin kailan inabuse ka ng physical? Physical, sige nga. Na, si mami. Kailan? Nalo mo ko dati ah. Pinalo kita saan? Oo. Ilang beses? Sinabi mo tapos, ba sa akin yan? Tapos sinasabi mo, na. Tapos sinasabi mo, sinira ko cellphone mo. Te, ay, wala kang cellphone, iPad ang gamit mo nun. Wala akong sinabing sinira sabi nila, mo cellphone. Sinira ko daw ang cellphone mo. Okay. Sige po, bigyan ko po kayo ng time na makapag-usap po sa kabilang studio para po makausap niyo po din ng personal si Lay. Pero kailangan po kasi natin mag-news break. So Lay, pag-usapin ko kayo ng mami at daddy mo ha? Sige, para malaman natin kung ano ba yun, paano natin ito maayos. Okay? Sige po, sir. Maraming salamat. Kausapin po namin kayo sa kabilang hey, studio. Salamat, Sir Glenn and the Ma'am Grace. Gayon din po si sana maayos Lay kayong and Kyla. Opo. Pamilya. Nakapag-usap muna, no? Attorney din. Okay. At news break muna po tayo, mga kapatid. At 2:36 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Move It, Discarding Tapat and Pagoda Air Freshener. Ang paboritong air freshener ng bayan and family, rubbing alcohol, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. At mga kapatid, good news po dahil tuloy-tuloy pa rin po ang Paskong panalo ng Clean Fuel and Gas Up worth 1,000 pesos po. At maaari po kayong manalo ng Toyota Race, Vespa Motorcycle, and 1-year free fuel supply. At sa kada karga po ninyo tuwing Sunday sa simula po ng promo, meron po tayong Sunday Double Your Raffle Entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo ay siguradong panalo ka. Magbabalik po ang Wanted sa radyo. Oras natin, 2:36 ng hapon. Idol, ikaw ang idol ko, idol ng mga Pilipino. True na ito! Pagdating sa news, information, public service at entertainment sa iisang station. Dito na pala talaga kayo, Radyo 5, True FM. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman? Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move It. Discarding Tapat. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero, lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan
at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamote! Kamote naman. Try mo to. Ha? Umura naman! Dito ka na. Sa mapapamura ka talaga. Move it. Discarding tapat. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali akong magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit na sa gitna ng gitgitan at buhol-buhol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at dekalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Dear Sky Cable subscriber, switch to Signal's postpaid plan and enjoy up to 3 free months with no cash out by showing your Sky Cable Pay TV bill. Apply online at qrco.de/signalapply. Messages at m.me/buysignal. Call #88-555 or visit a Signal store. Learn more at qrco.de/switch to Signal. Promo ends March 21, 2024. Terms and conditions apply. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-181755, Series of 2023. Hashtag move on to awesome. Hashtag move to Signal. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cyanomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon. Isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ted Filon para sa Radyo 5 True FM. May mga nagsasabi na patapos na raw ang buhay ng radyo. Paano magiging patapos na ang buhay ng radyo gayong sa ating bansa ang radyo sa panahon na merong paparating na kalamidad? Sa panahon ng sakuna at panahon ng panganib, ang radyo pa din ang pinakamabilis at libreng mapagkukunan ng tamang impormasyon. Ang radyo ay katuwang ng bayan sa pagsagip ng buhay. Sa panahon ng kalungkutan, sa panahon na kailangan mo ng kasama, nasaan ka man, radyo pa rin ang siyang makapagbibigay sa iyo at nagbibigay sa iyo ng buhay. Kaya naman, true, totoo na radio is life. Ang radyo ang nagbibigay ng buhay. Panatilihing buhay ang radyo. Happy Radio Day! Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Wanted! Wanted sa radyo! Wanted sa radyo! Sa 92.3 Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo! Wanted sa radyo! Wanted sa radyo! Okay, 2:44 po ng hapon at nagbabalik po ang Wanted sa Radyo.
ang kagampi ng mga inaapi at meron na naman tayong bagong supply. May bagong supply na naman po tayo, mga kapatid ng Promag 300 Magnesium Soap. Bigay na naman po ni Atty. Fred. Maraming salamat. Ito po yung lagi ko sinasabi na pampakinis ng ating fez. Opo, kung nagtataka kayo, wala akong tigyawat, wala po akong rashes. Ito po ay dahil sa Promag 300 Magnesium Soap na available po, of course, sa official Facebook page po ni Atty. Fred. And, of course, sa UPMI official Facebook page, mag-message lang po kayo doon at sa abot kayang halaga, maaari po kayong makabili ng Promag 300 Magnesium Soap. Ayan. Okay. Teka, nais ko rin batiin ang aking partner na si Miss Flor Santos. Ano? Tsaka last week, na taong na-tsempo ako, nakikipag-meeting sila ni Charo Santos tungkol doon sa kanilang Chami Restaurant. Ano, ayan. Meron po tayong tinatawag ni Chami Restaurant dyan sa Along Tomas Morato. Located po siya doon mismo sa may mesa. Ano po, masarap ang kanilang pansit dyan at saka ang paborito ko dyan yung kanilang lumpiang Shanghai. Ay, huwag kang mag-alala. Oh, next week attorney. Meron yan sigurado, ayan. Ha? Okay. Shanghai. Okay, 2:45 ng hapon. Nasa studio po natin. Ako, madami sila. Ilan po kayo? 56. 56 na empleyado po sa pangunguna po ni Mr. Jomar Gutlay and Jojo Licon ng Fucosi Constructions Incorporated. Dahil nga po, attorney, 2 weeks na rin daw pong delayed ang kanilang sahod. 3 weeks. Okay, sorry. 3 weeks na daw pong delayed ang kanilang sahod. At meron pong video. Okay? Panoorin niyo po. Ang tagapiling. Hanapin ko yan. Papayakapin ko sa mga club. Problema, wala kang pera. So this way, this afternoon, I want to talk to you. Chinese po ito, sir. I promise the salary will pay. I promise the salary will pay, but not today. Not today, not tomorrow. Oh, ayun. Magtrabaho kayo, pero wala mo ng bayad. Bali, ma'am, may site kahapon na pinasahod sila. Pero hindi po galing dyan mismo sa kampina namin. Parang sinalo kami ng GenCon. Nung building na... General Contractor. Opo. Yun so, yung Fucosi Construction, hindi subcontractor yun ang... Opo, siya. Opo. Okay, sige. Pero yung site lang po, bali yung sa akin po, yung sa pinanggalingan kong site, yun po ang pinasahod. Yung itong pong ibang kasamahan ko dito, galing kami sa iba-ibang site. Hindi po sila pinasahod hanggang ngayon, wala pa po. Wala pong balita kung kailan sila pasasahurin. Anong klaseng construction company ito? Vertical, yung sabihin mga buildings na tinatayo, kalsada o ano? Mga building po, sa mga glass, ano po kami? Anong wall specific curtain. Na trabaho? Sa mga glass po kami, yung facades po kami, sir, facades. So yung salamin, yung aluminum, ganon. Yes po. Kayo nag-install noon. Opo. Okay, etong ano, Fucosi Construction, ano ba to? Bakit ang nakita ko parang Chinese foreigner? Chinese po. Yung nagsasalita, ano siya? Chinese po. Anong connection niya doon sa Fucosi Construction Corporation? Ang pagkakalam po namin, siya yung CEO owner yato. Owner. Ha? CEO, owner po ng CEO nung ano? Ng CEO. Fucosi. Etong Fucosi Construction Corporation, ano siya? Foreign company siya? Wala po kaming... Anong pagkaalam nyo? Pero wala kayo nakikita mga Pilipinong officials ng Fucosi Construction? Meron po, meron. Okay, pero yung nagsasalita na yun, sino siya? Yung nagsasalita po na yun ang pagkaalam namin, CEO po. Tapos yung isa, yung nagtatranslate sa amin, yung safety po namin. Okay, alam mo, kasi ang ano dito, ang isang pinagtataka ko, bakit foreigner yung nagsasalita sa iyo, no? At pangalawa... Ano ba itong Fucosi Construction Corporation? Ano yung mga, sinabi mo, iba-ibang site? Opo. So, iba-iba kayong site? Opo. Iba-iba. Pero iba-iba ang principal? Minsan may iba-ibang project, iba-iba may-ari ng mga project na tinatayo ninyo? Iisa lang po. Iisa lang? Sino? Yung po yun, si Simon Han. O nga, pero yung, di ba may ginagawa kayong mga buildings? Opo. Kanyo? Sino yung mga may-ari na ginagawa niyong buildings? Iba-iba po ang may-ari. Iba-iba ang may-ari. Opo. Okay? Gaano katagal na itong Fucosi Construction Corporation sa pagkaalam nyo? Matagal na siya? Sa 10 taon na po. Sa 10 taon na. Kayo ba? Pare-parehong... 8 years po. Pare-pareho bang tagal nyo sa kumpanyang yan? Hindi. Iba-iba rin. Okay, sino ang pinakamatagal na dyan? Bakit? Ilang taon ka na? Since nag-start po ako 2017. Pero sabi mo 8 years na yung kumpanya. Okay. Doon sa tagal ninyo na dyan, ngayon lang ba nangyari itong hindi kayo nasesweldohan?
Hindi po. Minsan din po delay. Oh, pero bakit ngayon umaangal na kayo kung dati nadidelay naman talaga? Nung una din po, nadidelay lang po ng mga two days. Ngayon sobra na po kasi. Dapat ngayon, gaano katagal na yung delay? 3 weeks. 3 weeks po. 3 weeks? 3 weeks na hindi sumisweldo? Lahat kayo? Okay. Okay naman sa minimum wage. Sabihin, compliant naman sa minimum wage yung sweldo nyo. Sa overtime pay. Okay. Kompleto ron. Ano? May mga ano po? May mga... 30 minutes. Meron po kaming mga ano sa sahod na. Kagaya po nung butal ng sahod, hindi na ibibigay. Ano yung butal ng sahod? Hindi yung butal ng sahod? Sumahod kami ng 1,560. Malang mabibigay na sa amin 1,550. Bali, okay. Yung 10. Yung 10 piso, wala na? Wala na. Di namin alam ilang kung... Ilang kayo empleyado? Madami po. Ang pagkakalam ko na, sa mahigit 500 kami pataas. Ganun lahat. Hindi na sa sweldo ang 3 linggo na. Mayroon po na sahuran nga po, yung sa isang site lang kahapon. Isang site lang. Ano ang dahilan? Ba't hindi kayo nasasahuran? Yun nga po yung nasa video. Na? Bali, ako po yung unang kausap nun eh. Nasa loob pa po kami ng office. Kausap ako nun ng CEO na yun. Tapos, ang pagkakasabi niya, wala nang income yung kumpanya. Kaya po kami nandito, hindi po dahil delay. Ang nireklamo po namin, parang wala na silang balak pasahurin yung tao. Okay, may makakausap ba tayo, Sherry, dyan sa Dole? O sa construction company? Ringing po tayo. Okay, nasa linya na pala natin. Si Coquelin. Coquelin, manager. Focusi Construction Corporation. Focusi, opo. Sige. Mr. Coquelin? Yes. Hello? Hello? Captain? Mr. Coquelin? Yes. Hello, Captain. Can you speak English, Mr. Coquelin? Ano ba to? Yes, foreign I can speak English. Okay, yes. You have a number of employees here. There are around. Mga ilan ba kayo ngayon? 56. 56 of them here with us. Do you know this radio program of Wanted sa Radyo of Senator Rafi Tulfo? Are you aware of this program? I don't know. Yes. At any rate, you have employees here who are complaining that you have not been paying them for 3 weeks already. What can you say about this? I don't know eh. Yes, I have no idea about this. Sino ba to? Kilala nyo ba to? Yes, project manager po yan. Okay. Mr. Coquelin. Yes. Is it true that you are the project manager of Focusi Construction Corporation? Yes, I am. How long have you been the project manager of Focusi Construction Corporation? Right. How long? Mr. Coquelin. Yes. Are you aware that you have problem with your employees regarding the fact that you have not been paying them their salaries for 3 weeks already? Are you aware of that? I don't have an idea. Yes. You have no idea? Hindi pa kayo nagko-complain sa kanya? Yung kausap ko rin po yan. Dati, siya yung humarap sa amin, siya yung nagpapaliwanag. Ngayon, nung huling pag-uusap nga po, nung nag-welga kami, ang ano niya po, wala na siyang alam. Bali, ang kakausapin daw namin yung pinaka-boss, yun nga yung si Simon Han. Mr. Coquelin! Yes? May I know what is your nationality? Sorry, my signal is not good. Ano daw? Signal. Bad signal daw. Anyrate. Oh, pinatay na. Palagay ko, binaba na tayo ng telepono. Well, anyrate, siguro pasisilip natin sa immigration ito, ha? Itong kumpanyang ito at saka itong mga lumalabas na mga opisyalis sa kumpanyang ito. Kasi lumalabas, puro Chinese eh. Di ba? Saka nagtataka din kami, sir, kasi meron na sa amin yun dyan mga nag-resign na nagpadole. Okay. Alam namin, pag di ba pag ang isa pong foreigner o... Kailangan may work permit sila. Opo, pag nagpadole sila. At saka gusto ko malaman, ano ba itong Focusi Construction Corporation? Ito ba ay domestic corporation o corporation sa China or what? Ano ba pagkalam nyo dito sa Focusi Construction Corporation? International din po yan. International din yan? May pradyo kayo sa Taiwan. Sige. Pasisilip natin yung immigration aspect nito. Wala na. Binagsakan na tayo ng telepon ni Mr. Coquelin. Nasa linya naman po natin na Trinity Attorney Cesar. Petate tayo. Meron tayong Bureau of Immigration. Yes po. Attorney Cesar. Yes po, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon. Si Attorney Freddy Villamor po ito.
Yes po, attorney. Sir, ano bang maitutulong natin dito, sir? 56 yung tao ditong hindi na nasisweldohan. Sir, excuse nung ba? Hindi lang po yung ano yung delayed na sahod ang pinakaano po namin benefits ayon na nilang magbayad. Ayun, yun, sir, ha? Ayun, yung mga benefits nila, yung sahod nila, etc. Mga ilang kayong hindi na nababayaran? Marami po. Kami po. Marami mga po, ilan? Marami. Mga, basta nasa 500 pataas, sir. O, sir, mga 500 sila pataas, sir. Sir Cesar, ano bang pwede natin magawang pinakamabilis na remedyo dito? Yes, sir. Ang pinakamainam po dito is magpunta muna ho kayo sa aming opisina. Pinakamalat ang opisina po namin para makapag-file ho kayo ng formal na complaint at makuha din po namin yung exact address ng inyong opisina para ho mapadala namin ng mga inspector at ma-inspect man lang at makita kung ano pa man dapat na gawin nila at mabayaran ng buti ang mga magagawa po nating Pilipino. Okay. Yung bang mga sites nyo, NCR lahat? Opo, NCR. Ah, NCR lahat. Yung pinaka main office yung saan located? BGC po. BGC po. Okay. O, Sir Cesar, pupunta sila sa iyo dyan para makapaglagak sila ng complaint. Opo, opo, sir. At entertaining po natin sila. At para mapadanggagod na sector yung ating respondent po, yung kanilang employer. Sige, sir. Sa immigration nga tayo. Okay. Ringing pa rin tayo kay Attorney Dana Sandoval, yung ating tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Pero gayon pa man, mga sir, ang gagawin po natin. Kung ito po ba'y bungi-bungi yung pagkaltas sa mga sahod po ninyo? Kumbaga, hinuhulugan ba kayo pero ito'y walang hulog? Or wala talagang hulog? Mayroong taon na may hulog po. Mayroong taon na walang hulog talaga. Pero may kalta sa payslip. Meron po. Ah, okay. Okay. Yung plan ko sa pag-ibig. Mula June 2000. June? Okay. So, ibig sabihin, so in short po mga sir, pag-ibig PhilHealth SSS po, may lahat po yun. Lahat po may kaltas. May kaltas, walang hulog. Yung kaltas po, updated. Updated yung kaltas. Lahat po yun ay nasa ano po ninyo, payslip po ninyo. Okay, ganito po sir, yung regarding po sa sahod po ninyo, ito po ay ilalapit na po natin kila Attorney Cesar Petate sa tanggapan po niya sa DOLE. And yung regarding po sa SSS Pag-ibig PhilHealth, ito po ay ilalapit na po natin doon para po mapaimbestigahan po. Lalo na sir, kinakaltasan po pala kayo sir, tas wala pong hulog. Yung ma'am, isa pa po, yung nilapit po talaga namin dito, alam namin na, kasi bago kayo pumunta rito, alam namin magbibigay ng referral sa DOLE. Kami, ano po kasi, gusto namin mapabilis kasi yung sinabi nila, ayaw na nilang magbayad. Baka bigla silang mawala. Wala na po kaming asahan. Hindi, kaya nga ang ginagawa natin iyo, tinatawagan namin yung Bureau of Immigration ngayon kasi I think sila makakatulong sa atin pagdating sa ganyan. Dahil lumalabas, mga foreigners itong mga officials itong Fukushi Construction Corporation, kaya malaman natin ano status nila pagdating sa immigration. Sila ba ay may mga work permit, etc., etc. Kasi kung wala, pwede silang ma-detain, no? Tingnan natin ha, mabuti ha. Opo. Teka, may mga equipment naman sa site, di ba? Meron. Ano yung mga gamit na nasa site? Chain noise, tsaka po mga gondola. Gondola po. Okay. Sa gondola nga, wala. Yun lang. Teka, paano kayo? Pag nasa site kayo, doon na rin kayo natutulog? Yes po. Barracks. Barracks, saka barracks kayo. Yes, sir. Yung iba po, yung iba. Yung iba, okay. Hindi po. Uyan. Eh, paano yung opo. Tatlong linggo na kayong walang sahod? Opo. Yung iba nga po. Eh, paano kayo nabubuhay? Puro utang, sir. Utang nga po, sir. Tapos, utang. Sabi na lang nila, paasa, bukas, Merkulis daw, Webes, sasabi may sahod, pero wala pang siguraduhan. Eh, paano, siyempre kami, naghahanap buhay lang para nga sa pamilya. Sino yung lalaki dun sa video na kasama nung, ni Mr. Simon, ha? Simon, how? Yung Pinoy, na nag-explain sa inyo na wala mo ng... Safety officer yun. Safety officer. Yung Chinese. Yun ba may sahod yun? Wala rin po yung mga staff. Yun din, wala din. Wala rin po. Alas sa lahat ng mga staff, delay. Sige po. Sahod nga nila nung Lunes, wala silang sahod. Pero ano yun, sir? Sir, madalas na po ba ito? Ganyan lagi? Every month? Yung mga nade-delay nga po, ma'am, na una, nakakatiis kami kasi 2 days lang, 3 days. Ito po kasi... Malala na to kasi hindi po delay ang pinag-uusapan. Yung ayaw na nila. Wala nang ibabayad yung panya. Sabi na silang walang income. Apo. Oh, pero hindi kayo pinatitigil magtrabaho? Hindi po. Hindi po. Tuloy po. Nahagit sa video yun eh. Meron po nga, sabi niya nga po na, di pumasok pa rin kayo kung gusto niyo pumasok. Pag may na-install kayo, may nagawa kayo, di pabayaran natin. Di may pera ang kumpanya. Itong importante na information na kailangan ibigay niyo sa NLRC. Sino yung mga may-ari
ng buildings na ginagawa ninyo. Ha? Kailangan maibato nyo yung information na yan sa DOLE. Okay? Kasi meron pa rin, kung hindi man kayo, kasi parang nagsasubcon-subcon lang kayo doon, di ba? Eh may liability din kasi kung sino yung principal eh. Kung hindi man kayo mabayaran, yung principal pwedeng i-hold liable para doon sa mga claims ninyo bilang laborers doon sa construction site. No? Idulog nyo rin yan doon sa ating kasama sa DOLE para makita yung aspeto na yon, ha? Kasi ang worry nyo, baka hindi na kayo bayaran ng kumpanya ninyo, pero may karapatan kayong mag-claim doon sa principal na may-ari ng building na nakinabang doon sa ginawa ninyo sa building na yon. Okay? Idulog nyo yan, ha? Sa ating labor, sa DOLE. I'm sure alam nila yung gagawin nila, ha? Okay? Maraming salamat po, Attorney Cesar Petate, ang OIC Mediation, Arbitration and Legal Service Unit po ng DOLE, NCR. Maraming salamat po, Attorney. Pero ito, on the side, i-research namin sa immigration to. Total, nasa atin naman na yung detalya regarding sa Focosi Construction. Sisilipin natin sino ba ang bumubuo niyan. Okay? At kung sino yung mga foreigners na nandiyan dyan para magawa naman na natin na parang sa immigration. I-ano na din po natin, sir, sa tanggapan po ng immigration. Oh, yes. Nataong din ang sumasagot yung taga-immigration. Opo. Sige po, mga sir, kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ha, para ma-schedule din po natin yung paggawin nyo po sa tanggapan po ni Attorney Cesar Petate. And ngayon po ay ibinibigay na po natin kay Ms. Dana Sandoval po ng immigration yung mga detalye po. Okay, sir? Kausapin po namin kayo, sir, sa kabila. Salamat po. Magandang hapon po. Sige po, at news break muna po tayo. Attorney, at magbabalik pong wanted sa radyo at 3:01 po ng hapon. At ang oras po, mga kapatid, ay hatid po sa atin ng Orafan. Kung bibili po kayo ng home appliances, Orafan po dapat ang nasa una nating listahan. Dahil yan po ay gawang Pinoy mura na matibay pa. Saan pa kayo, mga ka-idol, sa Orafan na tayo. Kaya Orafan po ang laging itatanong. And ang bahaging ito ay hatid din po sa atin ng Barley. Feel amazing with amazing pure organic barley, at bumili na po ng amazing pure organic barley sa lahat po ng lehitimong IM distributors and Federal Tires. Maaari po kayong tumawag sa 877-200-00 para mahanap po ang pinakamalapit na federal na tindahan. At sa mga nais pong mag-relax, mga kapatid, maaari po kayong bumisita sa Wench Spa Center, yung kanilang branch sa Pasay, sa Timog, and sa Banawe. Wench Spa Center. 3:02 ng hapon, dyan lamang po kayo. Idol. Totoo sa paghahatid ng balita, impormasyon, serbisyo. Totoo sa'yo, 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cosin ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. May gusto ka bang i-share sa programang Sana Lord? Mga kwentong kakaiba at kapupulutan ng aral? Ipadala lamang yan sa aming email address, sanalord@radio5.gmail.com. Maaari rin kayong sumali sa aming Facebook community page. I-type lang sa search box, Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Official kwentuhan, Sana Lord. Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sana kwento mo na ang susunod na babasahin ni Lord De Vera. Sana Lord sa Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Ipagsigawan na ang nararamdaman. Huwag nang mahiya. Why shy? Are you looking ba talaga for a jowa o kaibigan? Actually, siguro naghahanap na ako ng ng makikita ko na hinihintay ko sa altar. Samahan ang inyong chika tita, Laila Chikagora. Shout out! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9:30 ng gabi. Sabay-sabay tayong mag-shoutout! Mag-shoutout kayo, ha? Pwede kayong tumawag sa amin. Iniimbitahan po namin kayo. Yes, you're invited to the highest level. Para sa mga mensaheng kailangang ipagsigawan, mag-shoutout na sa 92.3 True FM. Lord De Vera, para sa Radyo 5 True FM. Sa una't huli, radyo pa rin kami. Radyo nung bata pa ako. Radyo na humihili, radyo na kumakanta. Radyo na kasama nating umuukit ng alaala.
radyo na naghahatid ng kasaysayan, radyo na gumagawa ng kasaysayan, radyo na makasaysayan. Radyo na humuhubog ng isang nasyon, radyo na huling teatro ng imahinasyon. Kaya sa una't huli, radyo pa rin kami. Happy World Radio Day! Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi naman hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Ay, totoo naman, mayroong ganyan. Oh, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang naghahanap siya ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil sa iba niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother June Banaag. Wala kang galang sa magulang mo, kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Sasagutin na ang inyong mga tanong ukol sa serbisyo ng mga ahensya ng gobyerno, trabaho, negosyo at kalusugan. Itutulay ni Cheryl Cossing ang tulong na kailangan mo. Sagot kita! Sagot kita! Sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Simulcast sa Radyo 5 FB page. Orig siyang idol. Walang humpay sa pagtulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Idol. Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. 25,000 watts ng totoong tunog ng FM radio. Totoong pinanakas. Totoong pinagtibay ng mga batikang mamamahaya sa paghahatid ng news. Public service. Entertainment, music, information, at inspiration para sa bawat kapatid, bawat Pilipino. Ito ang 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted, wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. 3:08 na po ng hapon at nagbabalik pong Wanted sa Radyo. At ini si Chris, okay, ito yun. I-greet ko lang yung anak ko. Okay. Kasi I would like to congratulate my only son. Graduate na po siya nitong June, finally. Wow. From Ateneo University. Kakaiba yung course niya, yung materials engineering something, applied physics, mga ganon. Kaya, nagmana sa ama pagdating sa talino. Yeah. Pero kamukha ng nanay. Kamukha ni Fiscal, yeah. Okay, congratulations po. Si Mr. Christian Alcaparas and Janela Oroseo at nilareklamo po yung chairman po ng isang barangay. Yes. Dahil sa hindi daw po nito pagbabayad, sa kinuha daw pong mantika sa kanila na nagkakahalaga po ng hindi po 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, kundi 310,000 pesos. Ang nilareklamo po at ini ay si Chairman Rainbow Reyes ng Barangay Samala, Marquez, Cavite. Ayan po. Oh, Christian, ano istorya? Kwento nyo muna kung ano yung, yes po. Ano po, yung punot dulo nito. 2021 po, as walk-in customer ko po sila sa bodega ko po. Bali po, pumunta sila, nag-order po sila sa akin. Nag-usap po kami na tungkol po dun sa price, umorder naman po sila. From 2018 po, 2019, good payer naman po.
Tapos po, ito pong huli, hindi na po sila nakakasunod sa mga napag-usapan po namin. Tapos, through checks na po ang payment. Bali po, 2020 po, tumalbog na po yung mga cheque na binigay nila sa akin. So, ito 2020 pa na yes po. Tumalbog yung mga cheque? Yes po. Nasa inyo ba yung mga cheque? Yes po. Nasa inyo pa hanggang ngayon? Opo. So, anong ginawa nyo naman para masingil ninyo? Bali po, pagkatalbog ng mga cheque. Yes po. Ang una po namin ginawa, kinausap po muna namin hindi sila. Hindi pa kayo nagfa-file ng case? Ngayon. Hindi pa po. Oh, sige. Bali po, kinausap po namin sila. May mga certain times po na sinasabi nila na wag namin ipasok sa bangko para hindi po siya tumalbog. Ngayon po nag-aantay po kami sa kanila, hindi pa rin po nagbabayad. Tapos po may time din po na pumunta kami doon, hindi po sila naharap lagi. Hanggang sa sinama ko na rin po yung supplier ko na kinukuhanan ko po ng mga edible oil po. Kinausap po sila. Nag-promise po sila na magbabayad. From 2022 na po yun, hindi pa rin po sila nag-comply. Janelle, anong connection mo naman dito sa partner. Problemang ito. Bali po, nung nag-uumpisa po kami, siya po yung partner ko na bali po kami pong dalawa may business. So 50-50 ang partnership nyo dyan sa yes negosyo niyan. At the time na kumuha nyo ng oil, ano ba ito, cooking oil ito? Cooking oil po. Bakit umabot ng ganong karami, 310,000 worth of cooking oil? Bali po, kada po check-in na pinag-uusapan po namin, as much pa po dun yung mga na i-order nila sa akin. Teka, okay. So, yes, supplier po ka ng cooking oil? Yes po, sa mismong bakery po nila. So, si Kapitan may bakery? Yes po. Kaya siya ganun karami kumuha ng cooking oil sa inyo? Yes po. Pero bago mangyari ito, regular na siyang kumukuha ng cooking oil sa inyo? Yes po. At wala naman nagiging problema? Wala naman. Dalawa ba yung mga cheque? Yes andyan po. Bali po. So, napatalbog mo yung mga cheque na deposito mo? Ang dala ko pong mga cheque na ito po yung... Ito. Yung napatalbog po na mga cheque. Nasa supplier. Nasa supplier ko na po siya. Bali po, ito po yung pinapromise po nila na babayaran. Hindi ko na po na ipasok. One time po sir na naipasok ko siya. Ang sabi po doon, close account na daw po. Hindi na pwedeng tatakan. Ah, sige, sige. Sige, didiscuss natin ito later. Yes po. So may mga cheque kang napatalbog, may mga checking hindi mo po na na-deposito. Yes po. Ah, sige, kausapin natin si Ms. Rain Reyes, yung asawa ni Kapitan. Alam din ni Ms. Rain Reyes itong transaction yes na ito? Yes po, siya po yung okay, nakakaharap po. Sige, sige. Ma'am Rain? Ma'am Rain? Hello, Ma'am Rain. Good afternoon po. Bayad na po kami dyan sa kanya. Okay. Ewan ko pa kung ano yung... Attorney Rain? Attorney Rain? Ms. Rain? Kakausapin na po kayo ni Attorney... nandito okay po kasi sa studio namin si Christian and Janella. So kakausapin na po kayo ni Attorney Fred. Ma'am Rain? Okay. Ma'am, ano po yung sinasabi niyong bayad na itong utang na ito? Yes po. Actually po, naguhulog kami sa kanila po, Attorney. Mm-hmm. At the problem is, nasunugan po kami ng year of 2021. Wala na po kasi akong maipakitang proof po. Kasi kasama po siya sa nasunog. Kasi ang inaano ko nga po sa kanila... Nasa kanila naman yung cheque kasi may pag-uusap naman po yan na nahuhulugan namin. Then, wala. Nasa kanila naman yung cheque. Kung hindi naman po kami naguhulog, attorney, sana ipinail niya sa akin ng ano, ng kaso. Ma'am Rain, paano niyo binabayaran ito? So ano po, pumupunta po sila weekly po. Tapos then, pinare-receive po namin sa kanila. Magkano yung bill? Tapos then... Usually, iba-iba po, may 5,000, may 10,000. Meron pa yan, attorney, naaalala ko. Meron pa siya, siya lang ang kausap ko dyan, si Christian. Meron pa siyang ibang pinapapunta sa akin na yung kausap, di ba, parang supplier niya. Doon pa pumupunta sa bakery, para rin doon din po ako nabuhulog. So parang sa kanya at saka doon po, sa akin niya pin-forward yung kausap niyang supplier niya po. Oh, sige lang mama, teka lang ha, tatanungin ko rin si Christian dito para malinaw ha. Christian, magkano ba ang lumalabas as far as you're concerned? Yes, magkano po pa ang utang sa'yo na mag-asawang Reyes? Ang pinaka-total po kasi niyan, 340 plus. Ang pinaka-sinisingil ko na lang po yung 300. 300, okay. Yes po. Yung 300 na yun yung exact amount ng mga yes, checking po hawak mo? Opo. Okay. Ito mga checking ito, no? May 31,800. Merong
Iba-ibang amount. Yes, pero karamihan, 31,800, ano? Tapos ano to? Buwanan ito? Itong mga checking ito? Yung una po namin pag-uusap dyan, weekly po, nag-ipong months na. Hanggang... Okay, paano ba ini-issue itong checking ito? Pagka-deliver ng oil? Yes po. Tsaka ini-issue? So, yes, kaliwaan? Po. Yes po. Kaliwaan yung mga checking? Okay. Yung mga checking tumalbog na sinasabi mong napunta sa supplier, ba't nasa supplier yung mga checking tumalbog? Bali po, ako po ang lumalabas na may utang sa kanila kasi po ako po yung kumukuha ng mantika po sa kanila. As ano po ako . Bali, sila po yung magsusupply sa akin. Ngayon po, nung inisyo ko sa kanila, ayaw na rin po nila ibigay sa akin. Ang ginawa po nila, sila po nagpasok sa bangko. Sinong sila? Yung supplier po. Bakit? Yung checking inisyo sa iyo nila, Mr. and Mrs. Reyes. Talbog din po. Yun naman ang pinasa mo sa ano? Sa supplier mo? Po. Dahil pay to cash? Yes po. Yung mga checking? Yun po, opo. Okay, sige. Ma'am Rain, makinig kang mabuti ha. May tanong lang sa iyo, Ma'am Rain. So, yung communication mo kala Christian tuloy-tuloy naman during that time, di ba? Yes, nagtatawagan po. Kayo, nagpapalita kayo ng mga text messages, correct? Wala pong text, basta pumupunta siya dyan sa bakery. Yung obligation naman po namin, inaano namin yun sa kanya, sir. Nang actually, alam din yan po ni Sir Christian na meron yung instances na hindi okay yung mantika na binigay niya. Binawas po yun, sir, kasi... alam nyo naman po, yung paggawa namin, once na meron po siyang hindi magandang binigay sa amin, the rest po yun, sir, talaga binalik sa amin ang customer po namin. Inano po rin yun sa kanya, sinabi ko rin po yun, kaya po ibinawas po yun sa kanya. Para po wag mapatalbog sa bangko po. Teka lang. Christian, ba't may mga checking, walang pirma? Meron po silang mga check-in na inisyo po sa akin na hindi po sadya pong hindi pinipirmahan. Para po tinatanggap kahit walang pirma? One time po kasi iniiwan po nila dun sa mismong tauhan lang po yan. Okay. Tapos po, pag kuha ko naman po, akala ko in good faith okay naman po. Pag uwi ko po doon ko na lang malalaman na walang check-in. Sinosoli ko po yan, hindi po nila tinanggap. Oh, pero iisang penmanship ito, no? Yes. Bali po, mag-partner din po sila. Pare-pareho nga sulat. Kaninong sulat ito? Kayo Ma'am Rain po. Okay, sige. Ma'am Rain. Yes po. Sa pagkaalam nyo, magkano umabot ang utang nyo bago kayo nagbabayad? Actually, sir, meron ako sa kanyang ibinawas. Gawa nga po nung mga, yung hindi po okay yung mantika na inalo niya, diniliver. Parang, kaya, ano na kami dyan eh. Dyan po kami medyo nagpagulo dyan ni Christian. Then, the rest yun, ibinawas ko na alam ko yan, sir, bayan na. Kaya nga, sinasabi ko, nasa kanya ang check. Kung meron siyang hapunin sa akin, then sana, ipinail niya sa akin ng kaso. Ma'am Rain, teka lang. Nasaan ho ba si Kapitan? Nasa barangay po siya. So, pamilyar din siya dito sa... Nasa labas po kasi. Pamilyar din siya sa problemang ito. Naiano ko yan sa kanya, naisabi ko rin po sa kanya. Pero, kasi hindi naman po siya na-involve sa ano... sa bakery. Ako po ang may kausap sa mga supplier. Bakit hindi nyo diniposit yung mga checking ito, yung mga may pirma? Ang sabi po nila, wag na raw po ipasok kasi huhulugan daw po. Kasi sino itong nakapirmang ito? Si Ma'am po. Si Rain ito? Yes po. Okay. Sige. Rain, ganito ha? Okay. Yes, alam mo kasi, the fact na hawak nila Jonathan o nila Christian, I'm sorry. Yes. Nila Christian at Janela ito mga checking ito. Ito ay katibayan ng pagkakautang ninyo o ng obligasyon nyo sa kanila. The fact na ito ay hawak nila at in possession nila, meron tayong tinatawag na presumption na may utang ka pa rin sa kanila. Kasi common sense and logic will dictate ano po? Na kung kau ay bayad sa kanila, dapat yung mga checking ito ay wala na sa kanila at hawak mo na. Apo. Okay? Attorney, pwede po nga ako magtanong. Sige. Kasi may mga nahulog po nga po ako dyan. Tapos isasama niya pa yan, attorney. Alam mo, ito nga ang problema rin. Wala kang katibayan na si ikaw ay nakapagbayad na . Di ba? Hindi dahilan yung sasabihin mong nasunog yung ebidensya mo. May problema ka niyan. Hindi naman pwede sabihin sa korte, judge, nakapagbayad na po ako. Kaya lang, wala akong ebidensya dahil nasunog sa korte. Nasunog nung nagkasunog sa amin. Hindi pa rin dahilan yon o hindi para sabihin ng court na ikaw ay may sapat na ebidensya. Ngayon, ang kalaban mo kasi dito is the fact na hawak pa nila yung mga cheque.
na katibayan ng iyong pagkakautang. Okay? Oh, ang tao, pag nagbabayad ng utang, hihingin yung tseke. Yes. Na tumatay yung ebidensya ng pagkakautang nila. Yun ang problema mo dito, Rain. Yes, okay? Po, attorney. Alam ko po yun. Pero oh, kasi, yun nangyari po rin, hindi rin po nila binibigay sa akin yung tseke. That, dalawa po Rain, sila ang naniningin. Rain, unang-una, kung nagbabayad ka, walang dahilan para hindi ibigay sa'yo. Sino bang ayaw mabayaran? Ha? Oh, sige, kapitan. Di ba rin? Yun lang ang masasabi ko bilang abogado. As long as hawak nila yung itong mga tsekang ito na tumatay yung ebidensya o katibayan ng pagkakautang mo, lumalabas may utang ka pa rin. Okay. Okay? Attorney, saglitan na natin. Nasa linya na po natin si Chairman Rainbow Reyes. Kap, magandang hapon po. Kanina at Atini na binababaan, kaya lang ngayon po kasi namatay po ulit. Okay, balik na lang tayo siguro kay Rain. Ma'am Rain. Yes po. Oh, Ma'am Rain, yun ang problema natin eh. While you are saying na bayad ka na, lumalabas wala ka namang ebidensya. Kasi ma'am, madaling sabihin na yung ebidensya mo ay nasunog. Ano ba yung pero sunog sir, na yung binabanggit mong yan? Pero sir, alam naman po ni Sir Tristan, na nagbabayad ako sa kanila, meron pa akong isang supplier na supplier niya na pinadirekta sa akin. Ma'am, kung sabihin na natin nagbabayad ka, maaaring nagbabayad ka ng ibang utang mo. Kaya kahit papano, meron ka pala yung utang. Kung if ever siguro kapag partial payment ka lang, kasi hanggang ngayon hawak nila rin itong mga checking ito. Yes, nasaan yung mga tumalbog na checking? Nasa supplier po, ma'am. Ay, wala kang ano nun, statement po of account ng mga checking tumalbog na yun? Wala po. Pero pwede po akong humingi sa kanila, sir. O ma'am, una-una yung mga checking tumalbog na hawak ng supplier. Kung hawak pa rin ng supplier yun hanggang ngayon, may presumption na yun ay hindi pa rin bayad. Hawak pa po. Yeah, I know po sir. Kasi meron nga po ako mga binigay. Ganito na lang po, attorney, siguro. Makapag, paano ba? Pakausapin po na lang ng personal si pangalan niya, si Tristan po. Ma'am, tingnan mo, ayusin mo mabuti kasi baka magkaroon ng admin case dito si Kapitan, ha? Kasi at the time na yes, at the time na kinuha itong mga utang na to, anong posisyon niya? Nakapwesto pa siya sa gobyerno? Bali po, ano po siya nun? Konsehal po. Konsehal? Yes po. Okay. Ngayon, itong sa ating mga netizens, ha? Pag kayo po ay na-issuean ng cheque, huwag kayong papayag pag nag-request sa inyong huwag i-deposito. Kasi ganun nangyari yes, dito, di ba? Yes, kasi po, ang cheque, napapanis. Pag ang cheque ay lumagpas ng 6 na buwan mula doon sa petsa niya, hindi mo na pwedeng i-deposito yan. Yes po. Okay? So, hindi mo na siya mapapatalbog. Kaya ako ang suggestion ko po, ang aking pong ina-advise lagi sa aking mga kliyente na may hawak silang cheque, tatawag sila sa akin. Sasabihin, attorney, yung nag-issue sa akin ng cheque, tumawag at nakikiusap pag munang i-deposito. Ang advice ko lagi ay i-deposito pa rin. At sabihin na lang doon sa nag-issue na kailangan intindihin niya kung bakit kailangan i-deposito yan. Kailangan may record na yung cheque ay tumalbog. Kasi kuminsan, yan ang strategy ng mga, yes, mga may utang sa atin. Makikiusap, iiyak, luluhod, huwag i-deposito. Yung pala, ang balak nila is para mapanis o ma-stale yung cheque. Kasi pag umabot ng 6 na buwan mula doon sa petsa ng cheque na hindi na-deposito yan, yan ay nababaliwala na. Yes, yan ay nagiging stale check o tinatawag nating napapanis. Ano po? So mag-ingat po tayo dyan. We should always be worried about yung mga significance po ng mga cheque na dapat i-deposito kahit na nakikiusap sa atin yung nag-issue. Okay. Ngayon, ang problema natin dito, hindi mo naman na napatalbog, di ba? Yes po. Okay. Anong usapan nyo doon sa supplier? Sa tungkol doon sa mga tumalbog na cheque? Bali po, hanggang ngayon po, sir, inaantay nila ako na ako na po yung magbayad mismo sa kanila. Okay. Pero dahil ikaw ang kausap nila? Yes po, dahil po ako po yung kausap. So, hindi ba pwedeng makuha yung mga checking yon para makasuha mo ng criminal case itong sila rin pwede at yung mag-asawa? Po, pwede naman. O hiramin mo na lang muna para makuha, yes, makapag-file ng civil ng criminal case. Yes. Pero, tingnan na rin natin yung posibilidad kasi ang claim mo naman dito is nasa magkano? 310,000? 310 po. Yung sinasabi po ni Ma'am Ray na nabayaran niya po, doon po yun sa 340. Nauna yon. Yes po. Ibang batch ng utang yes yun. Po. Okay, sige. Bali ako naniniwala doon dahil hawak niyo yung mga checking yes na papatibay po, na meron pang utang sa inyong 300,000. Okay.
isang alternatibo natin dito ay yung mag-file tayo ng kaso sa small claims court. Yes, po sir. Okay, since yung claim nyo is less than 2 million, pwede tayong mag-small claims court. Alalayan namin kayo. Taga saan ba kayo? Sa Bacoor, Cavite po, sir. Bacoor, Cavite. Yes, po. So, yung pong mga netizens natin, tandaan nyo po yung tinatawag nating small claims court. Ano? Yes, ang maganda dyan kasi, pagka nag-file ka ng kaso sa small claims court, hindi na kailangan ng abogado. Yes, po. At saka yan, didesisyon na ng mabilisan niya ng husgado. At kung ano man yung maging desisyon ng husgado dyan, hindi na appealable. Executory kagad. Let's say, sabihin dito ng judge is, okay, sila Rain Reyes ay may utang pa sa inyo 310. Yes, hindi na pwedeng appeala yon. Pwede na kagad mag-execute yung sheriff at habulin ko ano man yung property nila. Okay, kung nagmamadali tayo, siguro yun isang pinakamagandang alternatibo yes, na pwede nating gawin. No? Ha? O sige, Rain. Ano ba? Kakausapin mo ba sila para maayos nyo na lang ito? Anong balak mo? Pwede ko naman po siyang kausapin ng personal. Kailan? Nag-usap pa ba kayo? Nag-usap ba kayo bago kayo? Bali, hindi na po sir. Bakit? Hindi mo na sila in-attempt na kausapin pa? Naka-block na po yung mga number namin. Ayun naman pala rin. Naka-block na daw yung mga number mo. Tapos 20, ngayon, willing ka makipag-usap ng personal. 2020 po. Kasi sir, matagal na po ako nagpalit po ng cellphone. Tapos, one time po. Naka-ano na rin yun, ang tawag dito, napalitan na po talaga siya. Pero kaya sino nakakausap mo ba sa mag-asawa? Si Rain o yung kapitan? Bali po, yung kapitan ngayon? Yung kapitan, hindi rin po nakakausap, sir. Bali po, pag napunta ako doon, sabi po ng mga tauhan, wala daw po doon. Ma'am Rain. Yes po. Yung utang na 310,000, napakaliit. Kung itutumbas natin sa kasiraan ng pangalan ninyo mag-asawa, ma'am, total, inaamin mo naman nagkautang kayo sa kanila, inaamin yes, mo naman sir, kumukuha pero kayo ng oil sa kanila. Ang problema, hindi mo naman mapatunayan na bayad ka na. Sinasabi naman nila, Christian, kung nakapagbayad ka man, yun ay kabayaran sa ibang utang mo. Hindi I para know, dito sir. Sa mga covered ng checks. Hindi rin ako okay? Kumukuha ng ganyang kalaki sa kanya yung sinasabi niya po. Bakit may mga checking na issue ng asawa mo? Yes, pag-usapan na lang po namin ng personal. Ang kasi awan, siyempre, ayan o, 31,000, ilan tong 31,800 dito? Almost 10 checks po siya. So. Ayan nga lang po yan talaga, attorney, kung siguro okay, sa pagkakasin mo so po, lumalabas, yung lahat ng check-in na yan, wala pang 600 yan. Kaya nga ma'am, wala pang 600, 310,000, napakaliit na halaga. Kaya alam pa paano mo naman i-deny o pipilit na bayad na ito, hawak nila yung mga check-e. May sinasabi kasi siya na, di ba 600 kanina? Yung meron hindi, ma'am. Ma'am, ma'am, ito, makinig ka mabuti ha, Christian. Yes, pakiulit mo nga, magkano pa ang utang sa inyo nila, Mr. ni Kapitan at ni Mrs. Reyes? Bali po, 310,000 po. Ma'am, 310,000 na lang. So, nung sinabi mo 600, maaari nga nakapag-partial payment ka na at may balance ka pang 310,000. No. Siya po ang nagsabi ng 600. Mm-hmm. Ma'am, okay, pabayaan mo na. Kung nasabing 600 ngayon, inuulit nila sa'yo, ang utang mo ay 310,000 lang. Sige, anyway, attorney, kakausapin ko na lang po siya ng person. Kailan, ma'am? Kung kailan siya, gusto ko sana personal na lang kami mag-usap. Sige, ma'am, pasasamahan ma'am namin sa aming reporter, ha? Ikaw, Sherry. No, ayoko yun, sir, attorney, kung pwede po ba? Ma'am Rain? Yes po. Opo, ma'am, ganito na lang po, papa-assistihan din po namin ng reporter po ni Senator Raffy Tulfo para po magkaroon din po kayo na magandang pag-uusap po. Ayoko rin kasi makapag-usap na may ano pa ako. Ayoko po eh, kung sakali po, ano pong, private na lang kaming dalawa. Bali, hindi po papayag nang wala pong witness dahil sa mga ginagawa po nila witness, sa amin every time na mag-uusap kami. Involved na mga ano po. Ma'am, hindi naman sila may involve, mag-o-observe lang sila. Hindi, kasi syempre, attorney, ang inaano ko naman, pag-ano pa kami sa, you know, the person needs, medyo ano. Pwede ba magsalit? Alam niyo ma'am yung gagawin po natin ma'am Rain, ang gagawin po natin kumbaga ma'am para maging transparent din po of course para sa Sir Christian and gayon din po sa inyo ma'am Rain and sa inyong asawa po na si Kapitan Rainbow Reyes. Doon po sa paghaharap ilalatag po natin kung ano po yung mga documents po na hawak po ninyo ma'am. Gayon din po sila Sir Christian para maging patas po. Okay, ma'am. Magkaibang kayo ba kayo? Pwede ko na lang po siya kausapin. Okay, pero pareho kayong Cavite. Yes, po.
Hindi pareho kawit okay kami, kay kawit po siya, sir. Kami po, Bacor. Yes, po. Okay. Sige po, ganun na lang din po ang gagawin natin. Maraming salamat po, Ma'am Rain. Okay, and gayon din po, pakisabi na lang po kay Chairman Rainbow Reyes ng Barangay Samala, Marquez, Kawit, Cavite. Maraming salamat po, Ma'am Rain. Magandang hapon po. Sige po, thank you po. Ganun na lang po ang gawin po natin. Pagharapin na din po namin kayo na... Yes, na natin kung walang mangyari. Small claims court, mabilis. Yes. Uh-huh. And also, for administrative case, paano po pwede yan? Pwede rin. Kaya lang, kaya natin kasi ma-retrieve yung mga cheque. Uh-huh. Yung pagkakatalbog. Yes, kasi, alam mo, yung checking hindi nyo napatalbog, katibayan na lang yun na may utang sila. At saka civil case na lang talaga. Saka wala pong pirma. Yun nga po. Pero kung tumalbog yung checky kasi, pwede ka mag-file ng Staffa case, yes, or BP22. Ayun po. Okay? Sige po. Yun ang tandaan nyo, ha? Yes po. Thank you, sir. Maraming salamat po, Sir Christian and Ma'am Janela. Magandang hapon po. Kausapin po namin kayo sa kabilang staff. Can I take this chance na ma-discuss ko yung kung kailan Staffa ang kaso at kung kailan BP22. O ito, mga netizens, pakinggan nyo pong mabuti ito, ha? Kung yung mong checky na inisyo sa inyo ay kaliwaan. Meaning to say, yung cheque nung inisyo ay nung pagkakakunyari, bumili ka ng 10 kabang bigas. Nagbenta ka ng 10 kabang bigas doon sa nag-issue ng cheque. Kung yung buong cheque ay inisyo, kaliwa doon sa pagkakadeliver ng bigas at tumalbog, pwede pong staffication. Kasi the checks were issued simultaneous with the incurrence of the obligation. Yung pong nagsabay, no? Nung kinuha yung bigas, tsaka nag-issue ng cheque. Pero kung yung cheque ay in-issue after ng, let's say, one day or one week after na deliver yung bigas at tumalbog, BP22 na lang po yun. So yung pong tatandaan natin, ha? Pag nag-deliver ka, dapat kunan mo ng cheque para kaliwaan. Pag tumalbog man yung cheque, pwede Staffa at BP22. Pero kung yung cheque ay kinuha mo after 1 or 2, 3 days or 1 week after nung ma-deliver mo yung binili sa'yo at tumalbog yung cheque, BP22 na lang po yun. So mas maganda pa rin po kasi kung staff ang mafa-file mong kaso kasi mas mataas ang penalty at yun ay may kulong. Tandaan po natin yan, ha? Okay, maliwanag. Okay. At 3:31 po ng hapon, mga kapatid, magbabalik pong Wanted sa radyo pagkalipas mo po ng ilang paalala. At ang oras po na yan ay hatid po sa atin ng Venture Spa Center. Sa mga nais pong mag-relax, open po ang Venture Spa Center sa kanilang branch po sa Timog, Pasay, and Banawe. And of course, mga kapatid, ang ating clean fuel dahil tuloy-tuloy pa rin po. Mga kapatid, ang Paskong panalo po ng clean fuel and magpagas lang po kayo, 1,000 pesos po. At maaari po kayong manalo ng Toyota Race, Vespa Motorcycle, and 1 year free fuel supply. At sa kada karga po natin tuwing Sunday sa simula po ng promo, meron tayong Sunday double your raffle entry ka pa. Kaya mag-download na po kayo ng bagong Clean Fuel Rewards app dahil sa bawat karga po ninyo siguradong panalo ka. Magbabalik pang Wanted sa radyo, 3:32 ng hapon. Idol. Pinarangalan ng PMAP bilang Radio Station of the Year, Radyo 5, True FM. Dito tayo sa totoo. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samaan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria, Cyanomorium, at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 70 pesos per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bawat tao may pagsubo. Dahil pag hindi lasing yung lalaki, aba, napakabait. Eh, totoo naman, mayroong ganyan. Oo, parang maamong butike yung lalaki. Bawat problema, may solusyon. Kailangan mabuhay tayo sa ating kakayanan. Hindi natin po pwedeng yakapin ang isang malaking puno nang hindi natin mapag-aabot ang ating dalawang kamay. Bawat mali, may leksyon. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Dr. Love. Dr. Love. Sa hirap ng buhay natin, mga kapatid, nauunawaan natin na may mga tao talagang nasisira sa kinang ng salapi. Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Mukhang may problema itong si Monica. Parang nag-aanap siya ng
ng atensyon, naghahanap siya ng pagmamahal na hindi niya nakukuha sa nanay niya. Hindi niya mahanap sa kay Aling Alejandra. Dahil, sa ibon niya po hinanap. Pakinggan ang nag-iisang pananaw ni Brother Jun Banaag. Wala kang galang sa magulang mo kahit ang sama ng magulang mo. Siyam na buwan kanyang inalagaan sa tiyan niya, hindi kanya pinatay kambing ka. For your nightly prescription of wisdom, faith, hope. Ang role ng babae sa buhay natin is to inspire us. Dr. Love. Dr. Love. Sa Radyo 5, True FM. Good morning mga kapatid! Mapapanood na ang Bangon Bayan with Mon sa 1PH. Kung mainit ang kape, mas mainit ang balita. Narito na ang mga pampagising na balita. Mas mainit ang talakayan. Bangon Bayan with Mon. Kasama si Mon Gualvez. Kaya ang ating pampaisip para sa araw na ito, agad-agad na no mga kapatid. Ano ang masasabi nyo dyan sa taas presyo sa petrolyo? Bawat bangon, bagong pagkakataon. Bangon Bayan with Mon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Kitang-kita na sa 1PH. Rinig na rinig pa sa Radyo 5, True FM. Mon Gualvez para sa Radyo 5, True FM. Hi! Ako po si Mon Gualvez and Happy World Radio Day sa ating lahat mga kapatid! Naniniwala ko ang bawat isa sa atin, bahagi na ng buhay ang radyo. Ako nga mula pagkabata hanggang ngayon nagtatrabaho na, background ko palagi ang radyo para makinig ng music, ma-entertain ang sarili, pampabawas ng stress at higit sa lahat, pakikialam sa mga napapanahong balita at impormasyon na makakatulong hindi lamang sa aking trabaho kundi para sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa lahat ng mga tagapagtaguyod, tagapakinig, lahat ng naniniwala sa kahalagahan ng radyo, tayo po yun. Mabuhay tayong lahat at huwag kalilimutang tumutok sa programang gigisingin kayo ng mga balita at impormasyon at naniniwala na ang bawat bangon, bagong pagkakataon. Yan po ang Bangon Bayan with Mon, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lamang sa 92.3 True FM, dito tayo sa totoo. Let's make today and every day World Radio Day. Kasama ang Radyo 5, True FM. Buhay ang lisa, is mo pang magamit. Kontento ka na ba sa buhay mo? Kasusweldo pa lang, ubus na. Yung iba nga, hindi pa sumesweldo, ubus na. Ang tagal mo sa trabaho, wala pa rin asenso. Gusto mong magnegosyo, pero hindi mo alam kung paano. Sa iyong relasyon, punong-puno ba ng komplikasyon? May pag-asa pa ba tayo? Good news! May Buhay Unleash! Ang programang gagabay sa'yo para ilabas ang galing mo. Kasama ang nagbabalik na power couple na sina Vic at Evelyn Garcia tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lang sa 92.3 True FM. Ang tagumpay ay makakamtan. Masayang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Yang buhay tunay na makabuluhan. Ito ang Buhay Unleash. Broadcasting from the Radyo 5 Studios in Reliance Street, Mandaluyong City. 25,000 watts of Senator Raffy Tulfo sa 92.3 Radyo 5 True FM. True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Wanted sa radyo. Hello. At nagbabalik po ang Wanted sa Radyo, ang kakampi ng mga inaapi. At ang oras po natin ay 3:08 po ng hapon. Ito po, attorney si Ma'am Gian Alonzo. Galing po siya ng Dubai. OFW po siya from Dubai. At humihingi po siya ng tulong na makausap po ang kanyang... Naku po, attorney. Nakausap sa social media at nakuhanan po siya sa halagang 280,000 pesos, tatlong cellphone at kwintas. Yes po. Kwento muna. Wag ka muna, high blood. Hindi, natutuwa nga ako. Okay, oh, ma'am. Kwento. Ma'am, Ilocano ka? When, sir? Tagadino ka? Lawag City proper, sir. Lawag City. Oh, sige. Kwento mo muna yung nangyari bago kita pagalitan na. Ah, hindi. Sige, kwento mo muna. Bago po ang lahat, sir. Nagkakilala kami through chat. Wala ka asawa? Wala, sir. Dalaga ka pa? Hindi naman, sir. Pero ongoing to annulment na yung... Ah, so separated na ka, estranged na kayo ng husband mo. Yes, sir. Ilan taon ka na ba?
48 na, sir. 48. Oh, sige, kwento mo na, Jean. Sorry, kwento mo na. Then, after that, sir, naging friend kami sa FB, chat-chat, ganun, hanggang sa matuluyan na kaming mag-video call, hanggang sa nakuha niya na ang loob ko, sir. Hanggang sa nabuhos ko na lahat ng ano ko sa kanya. Hanggang sa padalahan. Lahat, sir. Alam mo ba, sir, na halos kasi ang sinasabi pa niya, wala siyang pagkain, ganon. Pero... Anong trabaho mo sa Dubai? Sir, bale, contractual lang sa, po, sir. Ano nga, anong trabaho mo? Manicurista po. Manicurista. Gano'ng katagal ka nag-OFW sa Dubai? Mga 6 years, sir. 6 years. Ba't nakabalik ka na? Finish contract ka na? Anong status? Ba't nakabalik? Nandito ka ngayon sa Pilipinas? After 1 year, sir, nakarating ako doon sa Iraq. Iraq, okay. Pumunta ako sa Iraq. Okay. Then doon ako naka 1 year din, sir. Oo. Doon nagsimula yung ano namin, nung yung pagiging closeness namin. Dahil sa Facebook lang. Yes, sa sir. Online, kayo nakakilala. Paano nag-umpisa yung pagkakakilala nyo sa online? Chat, sir. Chat, paano nga? Ano? Kasi bago kayo mag-chat, kailangan i-accept mo muna yung friend request niya, di ba? Siya ang nag-message, sir. Ikaw ba first time mo makatanggap ng message sa isang lalaki nung nasa OFW? Hindi naman, sir. Oh, so maraming ganun na nangyayari. Yes po. So nakaka-chat mo, may mga nanliligaw talagang ganyan? Talaga, totoo yan, sir. Ganun? So siguro dahil sa OFW ito, madaling ligawan or what? Maraming ganun, di ba? Maraming ganun ang intention ng maraming lalaki. In short, maraming lalaking nakikipag-chat sa'yo. Oo naman, sir. Kahit papaano. Mga nasan si yung mga lalaki niya nasa Pilipinas sila? Mga iba, yung mga nandito sa Pinas, sir. Tapos yung mga iba, nandito. Mga naliligaw din sa'yo? Sinusuyo ka? Okay. Yung iba lang. Pero eto lang ang kung tutusin mo, naging boyfriend mo si Leo? Sir. Ha, kailan nag-umpisa? Nung last year, sir. Last year, sir. August 10, 2002. Okay, kailan mo binigay yung iyong 280,000, tatlong cellphone at kwintas? Sir, nagsimula sa padala. Okay, so yung 280,000 hindi minsanan yon? Hindi, sir. Kanino mo pinapadala? Saan mo pinapadala? Sa kanya, sir. Mismo. Saan? Paano? True bank, sir. Bangko? So may bank, alam mo yung bank account niya? Hindi, sir. Sa kanya makapangalan? Remittance pala. Remittance? Remittance, okay. Eh, paano yung cellphone? Tatlo pa. Tatlo, sir. Binili ko yun through my money. Anong cellphone yun, ma'am? Oppo, Huawei, at saka Samsung, madam. Bakit? Bakit tatlo? Di ba dapat tama na yung isa? Bakit naging tatlo? Sir, ang history kasi niya, ang sinasabi niya, yung umpisa, yung isang cellphone, nawala daw. Mm-hmm. Yung isa, na isinanla daw ng pamangkin niya. Then yung isa, siya naman ang nagsanla na. At anak mo? May anak ka? Ansin. Wala ka anak? Wala, okay. Eh, ikaw naman, may natanggap ka ba sa kanya? Ay, Diyos ko, sir. Mahiningi ka ba sa kanya? Kahit, ay, yun. Ha? Yung sakit ng ulo, sir. At sakit ng puso siguro. Okay, yung pagbigay mo ng cellphone, gano'ng katagal? Nagbigay ka ng cellphone, gano'ng katagal yung sumunod? Almost monthly, sir. Monthly, nagbibigay ka ng cellphone? Yes. Bakit? Eh, nagbigay ka na nga ng isa. Magbibigay ka naman ng pangalawa, pangatlo. Bakit? Ganun ko siguro kamahal, sir. Pwede ka bang batukan muna? Yes, sir. Para mauntog na at buti sa alam, kung di mo pinaghirapan niya. Yes, di ba? Ilan taon ka naghirap sa Dubai? Tapos pinamigay mo lang. Yes. Gano'ng katagal yung relationship niyo, ma'am? 2002, ma'am. 2002. August 2. 2022. So, kailan natapos? August 2 years na. August 10, yun nagsimula. Kailan mo na-realize na niloloko ka lang pala? Na nalaman kong may kinakasama na siya noon, ah, sir, nung
bago pa lang kami. Baka naman, oo. Pero, talagang may kinakasama. Baka naman minodos ka lang niya. O may ibig sabihin, talagang prinaject ka niya, lang. Inoperate ka niya, kumbaga. Eh, siguro, diba? Sir. Baka hindi lang ikaw ang OFW na biktima niyan. Kaya nga, sir. Baka yun ang modus hindi niyan. Hindi ko lang alam po. O, maganda, attorney, linawin natin sa kanya mismo. Nasa linya natin si Leo Sanchez. Ay, si Leo. Ayan, andyan pala. Leo. 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 Alam mo, nandito yung kababayan ko. Si Jean. Ha? O inaangal ka. Ano ba istorya? Bakit mo daw nagpadala sa iyo ng 280,000, binigyan ka pa ng tatlong cellphone at kwintas, at bigla ka na lang daw naglaho parang bula. Ganun ba yun, Jean? Yes po. Nawala na lang, oh. Teka, ba't nangingiti ka? Nasa linya lang sila yun. Nangingiti ka na naman. Laki naman po nun. O Leo, Leo, ano masasabi mo dito sa paratang ni Jean sa'yo? Yun naman po, yun ang ano ko lang naman po, yung totoo lang po sana. Bakit? Ano ba yung totoo? Kasi naman po, kasi po, 280,000? Yes okay. Naman, kinumpiyot ko Leo. Kinumpiyot ko Leo, kung alam mo lang. Lahat ng pinadala ko, ultimo sentimo, almost 288,000 yun. Alam mo ba yun? Baka naman na sobrang ka ng talino. Teka lang, Leo. Teka lang, Leo. So, inaamin mong may pinapadalang pera sa'yo, si Jean? Nagpapadala. Hindi naman po ako nang hihingi. O nga, pero may pinapadalang pera sa'yo? Opo, hindi po ganun kalaki. Magkano? Kung ikaw tatanungin, magkano yung pinadala sa'yo? Pinakaano po yung 12,000. Pero kaya lang po, ibibigay ko pa po sa may kasakalila, yung iba. Paano? Paano? 12,000 po, bibigay ko pa po sa kanila yung iba. Padadala pa po sa kanila, sa asawa niya. Ha? Ah? Asawa mo? Diyos ko, huwag kang magsalita ng ganyan. Dahil minsan lang nangyari yun, ano? Hindi, no. Ay, Diyos ko. Sige. Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Ano ba talaga ang plano mo? At yung cellphone naman tatlo na yun, hindi alang Huawei, alang Samsung, puro Vivo yun na mga second hand. Ay, hindi ko na alam. Pero yung last na binili ko, di ba, bago yun? Huwag kang magkaila, Leo. Hindi ako nagkakaila. So, Leo, inaamin sobrang mo rin... Sobrang pinakasinungaling sa lahat, ikaw na yun. Leo, inaamin mo rin nabigyan ka ng mga cellphone nitong si Jean. Totoo po yun. Kaso nga lang po, yung sabi niya po, kasi po, ang totoo niyan, wala na ako kung cellphone na para pang komunikasyon sa'yo. O sige, ako isang bahala. Bumili ka. Eh, yung kwintas, totoo bang may natanggap ng kwintas mula kay Jean? Totoo po, sinalaan niya, ginawa niya pamasahe. Ano? Paano'ng ginawa kong pamasahe, pinangbayad mo sa motor mo? Naku, binigyan mo lang unang konti. Oo, Leo, ma. Leo. Ano bang touring mo kay Jean? Girlfriend mo? O ano? Ano ba to? Naging girlfriend mo siya? Sabi ko naman po sa kanya, meron po akong pamilya. Ha? Asawa. Sabi ko po sa kanya, meron po akong asawa. Oh, alam mo daw na meron siya asawa. Ay, sabi naman po niya, sabi niya, wala kang problema, basta teka, tutulungan na lang ika kita. Ay, napakasinungaling mo talaga, grabe, ikaw na. Instead na maawa ako layo sa'yo, lalo lang akong nag-iinit ang ulo ko, sa totoo lang. Doon naman. Tingin mo, Leo. Asawa mo yung may asawa na sa iba? Ay, naku. Kaya ka gumagin yan. Teka lang, Jean. Totoo bang galing ka pa ng airport? Diretso ka rito? No, sir. Nagsama kami ng 2 weeks almost, sir. Yan. So, nakabalik ka. Nagsama kayo ng 2 weeks. Ito lang. Nung kaya December, sir. Kaya nagsama ng 2 weeks? Nung December po. No, nung pagdating mo nung December, nagsama kayo? Oo po. 2 weeks lang. Mm. After that, ano nangyari? Yan po. Ang masaklap din. Alam mo, sir, para lang niya akong iniwang tuta doon sa kapatid niya na after 4 days, 3 days, saka lang siya babalik kung manghihingi ng pera or whatever. Teka lang, okay. Naging mag-boyfriend, girlfriend kayo nung nasa Dubai ka pa? Opo. So, nung December, yun yung kauna-una nagkita kayo ng personal. Yes po. So, nagsama kayo ng 2 weeks. Mm-hmm. May nangyari ba nung sa 2 weeks na pagsasama nyo?
Obviously, meron. Enerate. Leo, paano ba to? Ano tanungin mo siya, sir. Obvious naman. Jin, anong gusto mo mangyari? Leo, tanungin daw kita kung meron nangyari sa pagsasama nyo ng 2 weeks. Meron bang nangyari sa inyo nung pagsasama nyo ng 2 weeks kayo? Isang beses po. Ha? Leo? Ano, totoo bang nagsama kayo nung December ni Jin? 2 linggo? Ay, hindi po kami nagsama ng 2 weeks. Oh, pero nagsama kayo, kung hindi man 2 weeks, gano'ng katagal? Isang araw lang po kami nagkasama. Ha? Tignan mo, sobrang napakasinungaling mo talaga. Grabe! Diyos ko, nakakamatay ka na, Leo. Masahol ka pa sa Leon na animal eh. Hindi, pero ang tinatanong ni attorney, kung may nangyari daw po sa inyo, Sir Leo. Siyempre po, wala na rin ako magawa. Marami po ako patagawa, dahil ano. Kung hindi niya masabi na 2 weeks, attorney, tanungin niyo yung kapatid niya. Ayun pala. Leo, kung ako tatanungin mo, very obvious sa aking minahal ka o mahal ka ni Jin. Mm. Dahil siyempre, nagbigay pa pero ng pera. Nonsense, attorney. Ikaw ba, Leo, minahal mo ba tong si Jin? Kasi di ba, nagsama pa kayo? Oh. Ano, minahal mo ba tong si Jin? Kaibigan. Oh, okay lang, ma'am. Friends with benefits. Mm-hmm. Eh, kasi may nangyari. Oo nga, sir. Ikaw ba, Leo, willing ka ba magpalay detector test para malaman natin kung sino nagsasabi sa inyong dalawa? Hindi po ako po. Nagsasabi po ako ng totoo. Okay. Kahit pumunta po kayo dito kung ano pa yung... Saan kayo nagsama? Doon sa kanila, sir. Inuwi niya ako. Sa bahay nila, Leo? Inuwi niya ako. Mahirap atang paniwalaan hindi mo naging mahal si Jin, Leo, dahil inuwi mo pa pala sa inyo. Mm-hmm. Oh. Paano nun? Dumating ka nung December, sinundo ka nila sa airport? Hindi, sir. Saan ka galing nung pagdating mo ng December? Nagkita lang kami sa Pedro Hill. Pero yun yung galing ka ng Dubai. Mm-hmm. Diretso kayong nagkita, yes, at nagsama. Sir. Ah, okay. So, syempre, kaya sinungaling siya, sir. Sobra ang kapal-kapal ng mukha mo. Mas makapal pa sa ewan. Pero ang sabi niya, minahal ka niya bilang kapatid. Oh. Tanggap mo ba yun? Ah, kaibigan. Okay, kaibigan. Lang, sir. Okay lang. Admit ko lang naman. Ha? Kaya lang naman siya nagalit noong hindi ko na mapadalhan ng Gika, sir. Sa totoo lang po. Hindi, pero sa inyo, ma'am. Kasi ang sa inyo, ma'am, sinasabi niyo, magka-relasyon po kayo. Oo. Pero si Sir Leo po kasi, ma'am, dininay po kayo. Ah, kahit tingnan mo yung mga chat niya, ay text niya, ma'am. Ano po ang nakalagay? Para makita niyo, mabasa niyo. Yan ba ang walang... Sige nga, pabasa. Ikaw ang magbasa, Sherry. Marites ka, Marites ha. Asan Marites yung... Okay. Sir Leo, ano po bang plano nyo doon sa pera sa mga kwinta sa cellphone po? Yan, madam. O, teka ma. Teka lang, Jane. Ikaw sigurado naman wala kayong sex video, ha? Ah, wala, sir. Kasi minsan may mga ganyan. Attorney. Wala, promise may mo. May respeto ako sa sarili ko. Ko siya lang siguro ang wala, sir. Sabi niya po sa kwintos na yun, sige Eka, isang lang na Eka muna natin. At tutuputin ko lang Eka. Asawa ko pala tawagan niyo, ma'am. Ay, talaga naman, ma'am. Ay, yun na ba pala. Sino nagsabi? Asawa ko. Mahal ko, ako to, si Gian. Call ka, asawa ko. Sino si Gian? Tapos, tama, Jin. Tapos, nag-send po siya ng number niya ng GCash niya. Ah, yes, ma'am. Oh, okay nga, wait lang. At wala pa yung nag-GCash. Asawa ko, nakuha mo na ba yung pera? Mm-hmm. Hindi naman kita matawagan. Nakuha mo na ba, asawa ko? Tapos kinabukasan, 11:59 ng gabi po. Hello, gising ka pa ba? Tapos nag-message na po siya, 3:00 na po ng hapon. Mm-hmm. Ang sabi po niya, asawa ko, ano yan? Ano yan? Kaya nga, madam! Mm-hmm. Proof yan ng mga ano. Tapos nag-message po siya ulit. Niya. Mahal ko. Alam mo, Leo, hindi naman siguro masamang aminin mo kung naging mahal mo, di ba? Atorneo. I love you and I miss you. Ay! Ay, bakit? My God, bakit parang kinikilig ka, ma'am? Hindi, ma'am. Ay, bakit parang kinikilig ka, ma'am? Di ba may tinatawag tayo sa Ilocano na garampingat? Ikaw. Sabi ni Kuya Leo, asawa ko, nawala ka, pinapaasa mo na naman ako. Oo, di ba? O, Leo. Leo. Nadinig mo yung mga messages mo kay Jin? Asawa ko ang tawag mo eh. Yun lang po. Kasi talagang po, sinungaling siya. O teka, okay, Jin. Anong gusto mong mangyari? Hanggang nandyan si Leo, sabi mo kay Leo kung anong gusto mong mangyari. Ibalik mo na lang yung pera para ma...
Akala ko magbalikan tayo eh. Ay naku, sir, hindi na. Yan, ang gusto ko madinig. Oh, sige, sir, please oh, lang oh, po. Sabihin mo lang kung ano gusto mangyari. Gusto ko, sir, ibalik na lang niya yung pera, yung cellphone na tatlo, at saka yung quintas, pakitubos na lang po. Kasi, Quintas, pakitubos? Ano nangyari sa quintas? Sinanla niya? Sinanla. Attorney. Sinanla. Eh, tapos sa attorney, due date yata niya kahapon yung quintas. Pero to sila yun, may asawa ba? Eh, sabi sa attorney. Leo, may asawa ka ba? May, yung kinakasama niya, attorney, may asawa rin sa na iba. So may kinakasama lang siya pero hindi niya asawa 'yon. Hindi attorney. Kailan niya kinakasama? Dahil so lang, nagsabay kayo? Siguro attorney. Okay. Mas nauna yung babaeng 'yon. Okay, sabi mo nagsama kayo dalawang linggo. Hmm. Ano ang dahilan ba't natigil yung pagsasama niyo? Umuwi na lang ako attorney at iniwan nga lang niya ako na parang tuta doon sa kapatid niya. Eh nahihiya naman akong basta na lang palamunin o kaya ano. Siyempre, alam mo naman ang... Basta ka iniwan. Iniwan doon. Sa bahay ni Nino. Pagkatapos, babalik din siya ng after 3 days, 4 days. Uh-uh. Saan siya nagpupunta? Ewan ko po. Baka sa babae niya siguro nahanap niya. Diyos ko. Okay. Ay, teka. O yan, ikaw naman. Sige po. O Leo, anong masasabi mo sa gustong mangyari ni Jin? Eh, kuya, sa... Ay, sa tingin, attorney yan. Po. Mahiya ka naman sa balat mo, oy. Hindi, okay lang, okay lang. Kung paghahanap buhay ko natin, ano po ba may ano ko sa kanya na maibabalik kong pera? Eh, siya naman po ang nagbigay po sa akin na hindi ko naman po hinihingi. Ay, hindi mo hiningi. Mahiya ka, oy. Sabi mo nga, wala ka nang makain. Mahal ko, wala na akong pagkain, wala na akong pambayad ng motor, wala na akong pambabae, wala na akong pambisyo, lahat-lahat na. Pati pambababae sa inihingi? Eh, siguro, attorney, ah. Ay, nako, madam. Eh, sinasabihin niya kasi, et cetera, eh. Ganito na lang po, ma'am. Sasamahan po namin kayo kay Barangay Chairman Gregorio Gonzalez ng Barangay Samon, Kabanatuan, Rebay Sihad. Doon po si Leo ngayon. Mm-mm. Sir Leo? Apo, magharap-harap na lang po tayo sa tanggapan po ni Kap Gregorio Gonzalez. Kap? Dito ba? Kap? Kap? Natatawa. Kap? Natatawa, Kap? Samahan na lang po namin, Kap, sa inyong tanggapan. Ito pong si Sir Leo at gayon din po si Ma'am Jean. Apo. Apo, salamat po. Magandang hapon po, Kap. Para po magkaroon ng magandang pag-uusap. Ma'am, kung laging po kayong nanonood, avid fan po kayo ng Wanted, yes, sa radyo. Yes, ma'am, yun nga po. Alam niyo po yun, ma'am, na baka kung si Idol po ang nakaupo dito, masesermonan po kayo, ma'am. Yan nga po ang iniisip ko, ma'am. Huwag na po tayong maging asukal ni mama. Okay? Kaya nga sabi ko, ma'am, lesson learned na yes. Yan. Gino, nabuhay yung mga Ilocano dito sa comment portion. Ang dami Ilocano nagko-comment. Patay tayo. Opo. Baka may kamag-anak ka pa dito. Apo. Taga din nung kamanin. Barangay 6, Lawag City, sir. Lawag City? Sige. Uwi ka na muna sa probinsya niyo. Ha? Baka mayroon na ka na namang Leo part 2. Ay, Diyos ko. Wala na. Wag na siguro, sir. Sige. Wag na, madam. Sige. Tama na. Tama na yung... Learn na rin po ito, ma'am. Pero yes, of course, asistehan po namin kayo kay Kapitan Gregorio Gonzalez, ma'am. Ha? Opo. Para magkaharap. Baka naman, ma'am, pag nakita mo si Leo. Ay, hindi siguro, ma'am. Baka mas magpulang siya. Okay. Baka mamaya, bumigay ka naman at yung kilig-kilig mo dito, ma'am. Diyos ko. O Leo, anong mga huling salita mo para kay Jin? Yung iyong parting words. Ano masasabi mo? Hindi mo na pinarating sa ganyan. Pwede naman natin pag-usapan ng... Pwede pa pala kayo mag-usap. Ng dahilang maayos naman yan. Ba't nakahilang pa nakakahiya ng mga tao na... Eh ano ba ang ginawa mo sa akin? Blinak mo nga ako sa number, di ba? Eh wala nga lang akong cellphone. Ito katulad na... Ay, Diyos ko, wala na namang cellphone. Tatlo na lang yung binigay sa'yo. Padala mo rin ang cellphone. Baka mamaya magbigay ka na naman, ma'am. Sir Leo, kausapin ka ng mga staff, Sir Leo. Ma'am, huwag na magpadala ng ano... Kausapin kita naman, doon, ha? Siya kawang pa yung cellphone ko, hindi ka natata. Ay! Ayusin ang title pa lang. Ay, wag mo nang sabihin, wala kang cellphone. Baka may magpadala na naman sa'yo dyan. Sige na, Kuya Leo, wag mo ibaba. Ikausapin ka ni, ng SAP namin, ma'am.
Okay. Wag na mag, ano ha, asukal de mama. Ay, Diyos ko. Ay, hindi tayo nadadala, madam. Asistahan namin kaya doon, ma'am, ha? Okay, sige. Salamat po, ma'am. Kaya naman po, hindi naman po. Ay, sige na, sige na, Kuya Leo. Maraming salamat po, may babaylin niya. Ay, Jesus, sorry. Okay, salamat po, mga kapatid. At, Ayun po mga kababayan natin, walang cellphone dyan. Nandyan si Jean. Maraming salamat po. Po yan, mga kapatid, sa mga sumubaybay pa ng Wanted sa radyo, mula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ako po si Shari Roman. Magandang hapon po. Attorney Villamor po, till next Tuesday. Lahat and welcome po sa Bardagulan Serye. And samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ako po si Shari Roman. At ako naman po si Maricel Tufo Tungol. At syempre ang program po ito atin sa atin ng Robust Dietary Supplement for Men. Di umatras, di umayaw sa bawat laban dahil ito ay gawa sa Epimedium Extract, L-Arginine, Songaria, Sinumarium at GABA, mga sangkap na matumutulong sa mga kalalakihan upang mapanatiling masaya ang pang-loving-loving ninyong mag-asawa. Robust 70 pesos SRP per tablet lamang. At syempre, meron din tayong Robust Extreme para sa mahaba-habang romantic date kasama si Mrs., especially today. Basta may Robust Extreme dahil ito ay 140 pesos per capsule lamang. Ang Robust at Robust Extreme ay mabibili po sa mga Mercury Drugstores nationwide. Atid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At syempre, skip long lines, pay bills online. I make sure na on time ako sa pagbayad ng bills, kaya ginagamit ko ang Fortune Pay. Ayan. Para online ang transaction at mabilis, kakatipid pa ako dahil may discount coupons dito sa Fortune Pay. Kaya saan ka pa? Fortune Pay na. Thank you very much, Fortune Pay. Hassle-free pag gumamit po tayo na Fortune Pay. Okay, mga kapatid. Nakakatawa tong mesa namin. Papatisis na. Para tayong may ano, magde-defense eh. Papatisis na. Diba? Ano yun? Pero happy kami kasi marami kaming new family today. Yes! Yes. So, yun. Kaya, today, ang topic namin ay... Loving! Ano yan? Gusto ko yung tinaip nila yung ano. Nandito na yan. Nandito ba yan? Cash in. Di ka na nila pinahirapan. Oo. Nasobra naman kayo sa pag-active. Charot. Ganito, Madam Sel. Nakita ko sila sa Reels, sa Instagram. Tapos parang
tatlong beses kong nakita yung mga video nila, yung makukulit na moment sila ng mister niya. Mm-hmm. So parang kahit plus size siya, hindi yun naging hadlang para mahalin siya ng isang fam. Ay, bongga. Diba? At ang ating pag-uusapan ay loving a plus size girl. Ayan. Kung saan, mga kapatid, makaka-relate kami, of course, ni Ma'am Sel. Mm-hmm. Lalong-lalo na ako. Diba? Kasi sa panahon ngayon, aminin natin, hindi lahat talaga ng lalaki ay mahilig talaga sa mga plus size. Mm. Napaka-swerte ni Attorney Garrett. Yahoo! Plus size ang nakuha niya. Hindi, pangarap niya. Unang-una sa lahat, pangarap niya talaga. Kasi sinabi ko na sa kanya na pabawasan ko na to. Kasi nga, mabigat naman din talaga. And at the same time, yun nga, nagmumukha kasi akong malaki. Actually. Dalato. Kasi, pag nakikita niyo sa personal si Ma'am Sel, hindi malaki yung baba niya. Ang malaki talaga sa kanya yung dibdib niya. Oo. Ako kasi malaki lahat. Hindi, ano nga tayo, balance. Oh, ako malaki lahat. Siya malaki yung dibdib niya talaga. Pero dalaga ka pa lang, malaki na talaga dibdib mo eh. Oo, ngayon, nung tinanong ko si Garrett, sabi niya, bakit mo papabawasan? Yan nga yung pangarap ko. Magka-girlfriend na malaki yung boobs. Ah, ganon? Okay, sige. Tapos nung nag-asawa na kami, trinay ko ulit. Baka kasi syempre, nagbago na yung stance niya about it bilang mag-asawa na kami. Sabi niya, hindi daw. Ah, ganon? Kasi kahit sila doctor guys, sinasabi, but I try mo magpa-reduce nga. Sabi ko, sige, papaalam ko kay Garrett. Syempre, mas siya naman ang nakikinabang talaga dito. Maliban sa akin, di ba? So, sabi ko, sige, tatanong ko kay Garrett. So, every time tinatanong ko, from time to time, hindi talaga yung sagot niya. Hindi talaga. Masaya siya. Masaya siya sa piling nilang dalawa. Ni Apple tsaka ni Strawberry. Ay, wala si Peach. Wala si, sa likod siya. si Peaches. Ayun. Okay. So, at ngayon kasi, nauuso din naman. Somehow, madami na ding mga plus size girl na nagkaka-love life. Mm-mm. Kasi may mga lalaki talaga na ang mas prefer talaga nila yung mga plus size. Hi, Miss Marnie! Hello! Miss Marnie and si Sir TJ Holly. Hi! English speaking tayo for today's video. Ay, oh, nagtatagalog naman. Siya adjust. Siya na nag-adjust para sa atin, Mi. Oh, hindi talaga kaya kasi kahapon English na naman ngayon. English ulit. Good morning, good evening pala dyan, Miss, Miss Marnie and Sir TJ. Saan kayo located? QC? Maryland, USA po. Ah, Maryland. Okay. Near New York, tama? Yes, 4 hours away. Okay. Ooh. How long have you been together, Sir TJ? Ay, kita man na ng aso! Yes. Nakisali pa. How long have you... Wala na po sa akin. Ha? Wala na po. Taon. Well, 8 years. Ah, walong taon. Walong taon. Mi, masyado mong tinuruan mag-Tagalog si Sir TJ. Oh. Ah, 8 years. Hindi ako tinuruan. 8 years as married na or 8 years kasama na yung as jowa? Ano, bale, how many years married? Almost 5 in March 12. But boyfriend dating... Something like that is like almost 8 years. Oh. Sir TJ. Wow. Yes. Tatry natin ha para tatry natin kasi baka mamaya hindi naman niya na-understand ang ating Tagalog. Pero Sir TJ, how did you meet Miss Marnie? How did you guys meet? Mm-hmm. Online po yung Scout app. Download mo. Me! Sabihin ko kasi sana download ko. Download natin, di ba? Kaya nga eh, medyo madudulas pa eh. Sorry, nalimutan ko, sorry. Paano kayo nagkakilala? Scout up nga. Scout up. Aling Julie. Scout up. Yeah. Okay, and then? Tapos, magkasama, we had a date together. Mm-hmm.
Ah, so inaya mo. Mag-chat tayo muna for a week. Yeah. How does it work, the scout app? How does it work? Do you swipe? Do you like... No, I winked at him. Ikaw ang mauna. Parang Bumble. Nag-wink ako sa kanya. Like, bibigay nila yung app, bibigay nila sa'yo yung match mo, like, sa preference mo. Mm. And then, nag-pop up siya. And then, nag-wink ako sa kanya. Tagal pa niya nga mag-reply. Did you wink back, sir? Did you wink back? Hindi ko alam. Yes, you did. We're not gonna be here. Oh my God. I think you're gonna fight. We will call you back later. Okay. Pero, Sir TJ, Ma'am Marnie, nung time na nag-usap kayo, bakit kanya nang kumbaga nag-swipe right? Bakit kayo nag-swipe sa isa't isa nun? Ano yung nakita nyo sa isa't isa? I mean, ako kasi, around that time, kasi I was not looking for anything serious. So, dun lang tayo sa mga cute, gano'n. Oo, gwapo si Sir TJ. Oo nga eh. How about you? Salamat. Why did you reply? Kasi I'm just studying at the time. And yeah, she's cute as well. And I wanted to get to know her. Oh, okay. But eto nga, Sir TJ, and Miss Marnie, yung relationship po ninyo is nag-start din talaga as friends. Friendship talaga. Or mabilisan lang. Kasi ang plano ko nga is before is, kasi naman syempre nasa US kami, uso ang mga, alam niya na, uso yung magkikita lang kayo one time, that's about it. Tapos, you know, it's up to you if you will continue seeing each other, talking to each other. Pero anong nangyari kasi, sabi ko sa kanya, I wasn't looking for a relationship kasi kakaalis ko lang ng isang napaka masalimuot na... na parang relationship ganun. So parang sabi ko sa kanya, if mag-message siya sa akin after namin magkita, then that would be good. If not, I'm okay with it because I wasn't expecting anything. So parang one week kami nag-usap, then nagkita kami. Tapos ito, nag-I love you agad. Oy, we! Totoo yan. Oh... Medyo naging mabilis din pala ang mga pangyayari. Okay din naman. Kung ganyang itsura, okay naman din talaga. Oo, me. Palag na talaga. Mm-hmm. But ano, Sir TJ, is she your first Filipina girlfriend? Opo, yeah. First, I actually... And last. And last. Yeah, what's not to love with her? What's not to love about her? And hindi naging hadlang ang you know, yung loving a plus size girl. How does it feel, Sir TJ? Soft. Yeah. No, yes. No different. It's about the same as loving anyone normally. Mm-hmm. Because plus size is just more to love. It's the girl version of Baymax. True. Baymax? Ano yun? The cartoon. The cartoon! Baymax. Baymax. Yeah. I'm gonna research it. The girl version of Baymax. And, Sir, Miss Marnie, hindi ka ba nahirapan? Kasi syempre, ito rin yung ibang problem ng mga Pinay. Hindi ka ba nahirapan na mag-adjust sa culture ni or sa kinalakihan ni Sir TJ? And same with Sir TJ. Ako kasi, I came here in 2011. So before we met, I've been here for a long time na. So I've had friends and, you know, I've lived there for a long time. Kaya parang, ano na ako sa culture nila before pa kami nagkakilala. Ano yung mga adjustments na ginawa mo for Sir TJ? Adjustments? Siya kasi madalas nag-a-adjust. Oh. Sir TJ, what are the adjustments that you did with Miss Marnie? I want to say... my cleaning habits for sure. Yung naglinis. Ah, kasi nga Pinay kasi. Mm. Pinay kasi. Oh.
But it's for good. It's good. It's a good thing. What is your what is your favorite Filipino dish, Sir TJ? Ooh, mami. Mami, wow. So first time I heard someone not Filipino say mami. Uh-oh. It's usually they say adobo, pancit. Mm-hmm. Ano pa ba? TJ is very... Sinigang. I don't know, TJ Sinigang. Is very picky when it comes to Filipino food. Mm-hmm. Halimbawa, nagluto ako ng pancit na gustuhan niya, pero pag niluto ng iba, hindi niya kakain. May kids na ba kayo? Pero subukan ko lang. May kids na ba daw? Mayroon isa 13 years old. Yung 13 years old ko kasi is from a previous relationship. Oh, okay. Yeah, but we are, you know, trying to have a baby for a long time. hindi naman dapat madaliin, Miss Marnie, di ba? Dadating at dadating din yan. Mm-hmm. At lalo na 8 years. 8 years, medyo ano na din yun, madam, ha? Kumbaga, madami-dami na rin kayong pinagdaanan. And ano yung pinaka challenges or struggles ninyo sa marriage ninyo? Sa marriage? Kasi kami, before, nung nagkakilala kami, as in, sobrang bilis ng pangyayari, lahat ng bagay. Like, parang 3 months pa lang kami, nag-live-in na kami. Oo. Diba? Mm-hmm. So like, bilis. And then I was on my rock bottom. Tapos nakakatapos na lang ng high school that time. So parang ano, as in broke na broke kami parehas. Mm-hmm. And now we have our own house. Yeah. Ah, so, everything's okay. So kahit pa paano, nagkaroon din kayo ng problema about budget sa financial. Oo. Kaya nga sinasabi nila, like, TJ is just with me because of money, but hindi nila alam. Hindi naman talaga. O kasi alam mo, Miss Marnie, sa atin, di ba, alam mo naman sa Pinas, maraming mga papanghusga na sasabihin, ay, may afam! Nako, isang kababayan na naman natin ang nakaangat sa kahirapan. Anong opinion mo about it, Miss Marnie? Eh, hindi kasi yun yung nangyari sa amin. Just because plus size niya, ang impression ng tao is he was with me because of money. Mm-hmm. Hindi nila sinasabi yung like, di ba, yung halimbawa, yung isang normal na Pilipina, tapos nagkaroon ng afam, like umahon sa kahirapan. Dahil kasi sa akin, may flow kasi ako, kaya yung tingin nila, yung pagiging malama ko sa flow, kaya sinasabi nila is, ayun na nga, mayaman lang ako, kaya ako pinatulad. So parang baliktad. Mm-hmm. Parang iniisip, ikaw ang pineperahan, ganon ang eksena. Pero paano mo ba napatunayan, Miss Marnie, na si Sir TJ na talaga yung the one and only? Kasi nung ano, that one time, as sabi ko nga, I was in my rock bottom, as in walang wala talaga akong pera. Si TJ, high school, kaka-graduate niya lang ng high school, tapos nag-work siya part-time sa ano, sa isang parang fast food chain dito, as in kumikita lang siya ata ng $200 per 2 weeks, ganyan. Tapos ako walang-wala akong pera. As in, binigay niya sa akin lahat yung check niya. Ano, madam? Binigay niya sa akin lahat yung sweldo niya. Ah, okay. Oo, nung parang, kasi alam niya wala nga akong pera. So parang give and take lang din. Give and take lang din. Mm-hmm. Pero ma'am, Miss Marnie and Sir TJ, may nag-comment dito. Can you share some tips as a newlyweds on how to make your relationship last long? I think communication. Communication's key. Yeah. Mhm. Merong iba sinasabi, don't go to bed mad. Pero kasi ako minsan, yung ayaw ko na lang makipag-usap, parang gusto ko muna maghintay ko malma bago ako makipag-usap. Kasi baka mapagsalita ako ng mga hindi ko, alam mo yun, hindi sinasadya. Mm-hmm. So, mas gugustuhin ko na lang maghintay kinabukasan para ma-process ko muna yung mga sasabihin ko. Ay, alam mo, may nagsabi din yan, Miss Marnie. I think isang pastor din nagsabi na walang problema kung matulog kayo ng magkagalit. Mm-hmm. Kesa yung pinipilit nyong ayusin yung isang problema nang meron ka pang... Na kailangan ng time talaga. Oo, tapos di yun, napuyat ka pa, tapos di naman naayon. Oo din. Oo din, diba? May point ka dun.
Oo. Pero hindi ka ba nahihirapan makipag away kay Sir TJ? Kasi syempre, English on me. Mm-mm. Yun nga, minsan nga doon, kaya nga nag-iintay ako ng the next day. Para may time to think, no? Para talaga makakompose ko muna yung mga sasabihin ko. Paano kayo mag-argue? Oo, paano kayo mag-away? Hindi kami nag-argue, tahimik lang kami. Ay, totoo. Eh, paano nyo nare-resolve kung hindi nyo pinag-uusapan? Yun nga, binibigyan lang muna namin yung time yung bawat isa na mag, alam mo yun, mag-isip, ganyan. Mm-hmm. Tapos, alam mo, may nagawa siya, sasabihin ko lang sa kanya, by the way, I didn't like what you did, you know, last night. Ganon. Tapos, pag-uusapan na lang. Ganon lang, hindi masyadong in-depth na hihimay-himayin nyo. Depende na lang kung sobrang laki ng problema. Pero wala pa naman ganon. Yeah, kasi mainit yung ulo, you don't wanna say something you don't mean. Mm-hmm. Sir, are you American? What's your... Opo. Ah, pure American. Like German and Italian. Oh, but German, born in America. Ah, German-Italian but born in America. Opo. Ah, so you know how to speak German or Italian? Or hindi you po. Can speak both? just the blood. Tagalog, he knows. Sir TJ, do you still have a brother or a friend? Do you have friend? We have can I see? Do you have pictures? Ha? Huh? Meron jowa sila. It's okay. We can adjust. Ngayon kasi nauuso na yung mga app ngayon eh. Diba? Yung mga dating app, lalo na sa mga foreigner. Sige, next lifetime na lang. Sa mga foreigner. Kasi yung app na yun, matagal na yun. Like what? 2013 pa yung una ko siyang dinanggap. Tapos nagkakilala kami 2016. Ay, antaray mo naman. Ang swerte ng pagkakawink mo. Diba? Paano ba? Maswerte. Paano ba, Sir TJ, sweet ba si Miss Marnie? Is she sweet? Or, ba sweet sour. Ka? Grabe yung tinginan. Sweet or sour? I cannot. Medyo matamis po. Ano medyo? Bakit medyo lang? Okay. Maraming matamis. Ano maraming matamis? Ayun. Me! Pinapatay mo na naman ako sa inggit. Nanggigigil ako sa'yo. Alam ko. Hindi kasi, ito Miss Marnie ha, kaya ako napamessage sa'yo kasi nakwento ko nga, may mga, may napanood akong video niyo sa Reels. So sabi ko, ay parang bet ko to, parang gusto ko siyang i-invite sa show. Kaya sabi ko, yun yung parang nagmahal ka ng isang Pinay, tapos parang plus size ka, yun yung napanood ko na video mo eh. Uh-uh. And sabi ko, ay parang cute naman nilang dalawa. Na parang... Yeah, nung may nag-viral kaming picture dati na nag... during pandemic yun, kaya kami nag-start ng ganun mag-video, ganyan. Na pandemic, wala kaming ginagawa. Pumunta kami sa isang... Daming adventures. Like a hike, ganyan. Mm-hmm. So naka-swimsuit ako noon. Tapos ay, picture namin dalawa. So, nag-viral siya, kaya doon kami nag-umpisa. Like, ang dami ng lalait, ang daming mga speculations sa ibang tao kung bakit kami mag-jowa, gano'n. Oo. May mga gano'n. Pero ito... Billionaire daw ako. Pero, ma'am, as a public figure, kayong dalawa, may naididistak ako sa pagtingin niya sa'yo. Kaya nga, napipikon kami. Dati ganyan diba? Na ganyan din si Garrett eh, pero nung nanliligaw, hindi nung kasal na. Regina, na, diba, nakikita mo sa Sir TJ, grabe talaga makatingin kay Miss Marnie. Nai-stress ako. Ganyan na lagi. Kaya minsan na tayong nagtangka sa foreigner. Alam mo, sabi ko nga, Miss Marnie, kung bibigyan lang ako ng second life, foreigner na lang. Ako kasi, kaya lang naman ako napunta sa foreigner. Kasi ayaw ko ng mga Pilipino. Bakit? Lalo na yung mga Pilipinong nandito, ang tataas ng standards. Ay, why? Bakit? Kwentuhan mo naman kami. Parang mukhang malaki ang bugot mo sa pass mo. Dito, di ba? Anong halimbawa? No, like I'm saying, like, you know, the guy, Filipino guys here, they see the American women or whatever. And they have, and even in the Philippines, they have their own standards. You have a kid, they're not gonna, you know,
you're gonna be the last option. If you're overweight, you know, you're not gonna be as attractive as the skinny people. May naiinis ako sa tinginan niyo. Nabuburat kami, naiinis. Nakakainis, grabe yung tingin niya sa'yo. Grabe yung tingin niya sa'yo, Mi. Grabe, in love yung tingin niya sa'yo. Diba? Ganyan siya lagi. Pero ano yung love language ni Sir TJ? What is your love language, love Sir language. TJ? Physical touch. Physical touch. Yakapathalik. Yeah, mga ganyan daw. Mga yakapathalik daw. Yun lang ang puhunan, bakit? Ganun dapat, no? Ikaw naman, Miss Marnie, ano ang love language mo? Magluto. Yeah. Acts of service. Yeah, acts of service. Sana. Napakasarap, palagi. Ano na? Napakasarap daw lagi ng luto. Kala ko naman kung ano yung napakasarap. Kasama na yun. Lilinawin nyo kasi. Mi, bet. Bet talaga. Mm-mm. Ikaw na ang spirit animal namin. Papalitan na namin yung zodiac sign namin. Kasi alam mo, Miss Marnie, sa totoo lang, and Sir TJ, ang hirap ngayon kasi yung mga lalaki, mas prefer talaga nila, di ba, yung mga medyo, of course, sexy. Di ba? And anong difference? Sexy naman ako, ha? Oh, diba? Diba sexy siyempre naman tayo? Siyempre. Sexy naman tayo, hindi tayo papakabog. Pero alam mo, nauuso na din ngayon kasi yung ano eh, yung nagjo-jose ng plus size, ng thick, diba? Mm-hmm. Oo, medyo... Matagal na isang uso dito kasi. Sa US, sabi nga ni Ma'am Sel, sabi niya, yung katawan nga daw natin is normal lang daw sa US. Bayad pa tayo nito. Yung gantong body, yung gantong figure is tanggap sa US. Dito kasi sa Pinas, sobrang daming discrimination na matatanggap mo. Here in the Philippines, Sir TJ, hindi tanggap ang plus size. Sa mga ano na lang, let's say example yung mga damit sa department. Yes. Store, you could already see the discrimination kasi parang pinakamalak ang XL nila or 2XL nila, parang medium lang dito. Yeah, mahirap ang hinapin. Talaga? Hanapin. Eh dito, meron pang mga 7XL. Ay, we. Mm-mm. Ay, grabe. So dyan meron talaga dito na, let's say, mga department store, yung mga stores for plus size, and meron din talaga sa loob ng, alam mo yun, sa mga tindahan, meron talaga silang section for plus size. Kaya hindi left out. Oo, alam mo, Miss Marnie, yan yung problema natin dito sa Pinas. Yan nga. Kasi umuwi ako dyan eh. Kailangan sa panlalaki ako humana. Actually, sa yung damit ko ngayon, puro online. Kasi wala akong makita na shop na sakto sa akin. Tapos, of course, parang minsan dito sa Pinas, kapag plus size ka, andam, parang isang malaking kasalanan na plus size ka. Andito na yung, kahit ngayon sa comment section, may mga magsasabi na, taba mo kasi, Shari, mag-diet ka, ganun. Ay, sa akin ganun din. Diba? Pero pang nagsabi, mag-ingat daw ako, baka mauntog daw to. Pag nakahanap ng sexy, at saka daw, buti pinagtsagaan ka, kahit mataba ka, ganun. Oy, we! May mga ganun sa lang. Patulfo natin, Mi! Do you also watch Wanted sa Radyo, Sir TJ? Senator Raffy Tulfo? Opo. When I watch him. So you're also familiar with him, Sir TJ? Okay. Sana ma-meet mo si Sir Raffy. Ma-meet ninyo. Kaya nga sabi nga nung ibang nag-comment nung nag-viral kami dati, na parang sabi, ganyan-ganyan lang sila sa Raffy Tulfo din ang bagsak na mga yan. Sabi ko, hindi na kami abot doon. Soko na agad. Mi, yung mga ganyan, speaking of mga bashing, basherist,
paano niyo na-handle yung mga comments na ganun? Ako kasi, sanay na ako kasi simula pagkabata, bata-bata talaga ako. Mm-hmm. So, bata pa lang ako, ang tawag sa akin talaga ay lilit. Kasi nga, di ba, lilitsunin, o kaya baboy, o bamba sa mga ganun. Kaya sanay na ako. Tapos, ang ginagawa ko lang, pag may mga comments sa akin ganun, it's either re-reply ako sila ng parang love videos. Yeah, love videos na mas lalo kami naglalandian, ganun. Mas lalo sila naiinis. Or sobrang nakatawa ang comment niya. Or like, yeah, funny comments. Oh. Paano mo pinakilala, how did you introduce Miss Marnie to your family, Sir TJ? She came over, mm-hmm. and I introduced her to my mom. You invited me to a cookout. Yeah, we went to a cookout, and she met, yeah, my grandparents and my parents. They really liked her. Yeah, so basically kasi, si TJ kasi mas bata sa akin. So, nung bago kami nag-date, so nag-usap-usap lang muna kami nung una. So, bago kami nag-date, tinanong niya muna yung parents niya kung okay lang sa kanila na mag-date siya na mas matanda sa kanya. Mm-hmm. Kaya pinakilala niya muna ako sa parents, sa mom niya, tsaka sa lola, ganyan. Diba? No. And then, he asked if it's, you know, okay for us to date kahit mas matanda ako sa kanya. Pumayag naman sila. Okay lang ba matanong, Miss Marnie, kung ilan yung gap ninyo? 6 years and 10 months. Oh, okay. Pwede naman, ha? Pwede naman, ha? Pero bata pa kasi siya noon. Kakatapos nilang ng high school. Me! Iba ka talaga. My idol. Idol talaga. Yeah, sabi, ginayuma ko daw to. Eh, hindi nila alam ako kung ginayuma. Ah! Ganon. I will try to send you, or if you come visit here in the Philippines, I will try to give you Robust Extreme and Robust. You try the difference, ha? Okay. We're actually coming to the Philippines. Oh my God. Perfect timing. Miss Marnie, pupunta ka dito, ha? Pupunta kayo dito, ha? Hindi pwedeng hindi. Dadaan kayo dito. Oo, daan kayo. Iabot ko isang box nung ibibigay ko. Are you familiar with Robust? Oh, kasi nung umuwi kami nung wedding namin last summer, yung tito nung pinsan ko nagpadala niyan. How was it? Binidyan ko yung maleta ko kasi nga sabi ko, ito yung pinakamahirap ng aalis ka na ng Pilipinas. Sabi pa, naging mahirap, may robust dyan. Nakita pala dun sa video. So, na-try nyo na? Hindi pa po. Oh my God, you should try it. Sariling sikap. Ay, no. This time with add-ons. Kung ang milk tea may add-ons, dapat kayo din. Do you wanna try it, Sir TJ? Oy, gusto. Hindi nagto. Gusto din eh. Napaisip. Nahiya ko. Nahiya. Hindi. Ay, Miss Marnie, yung extreme ang paggamit mo para malumpo ka talaga. Diyos ko yung mga rayuma ko dyan. Hindi. Marami namang wheelchair dyan sa US. Ay. Tsaka may insurance kaya naman dyan. Kaya naman akong buhatin ito. Oo. Oh, di mas maganda. Kaya try nyo na yung Robust Extreme, di ba? Gusto ko yung binubuhat kami. Ay! Yung sarap-sarap. Ay, ano ba? Sorry. Di ba, Mi? Ang sarap yung... Ilalagay ka sa ibabaw ng stove. Papakuluan na pala. Lalagyan na ng, sibuyas. Kamatis pa, sinigang na pala tayo, Mi. Hindi mo naman sinasabi. Alam mo, Sir TJ, you're also very lucky because she's very witty. Very funny. Very funny. Napakaswerte ko. Alam mo, hindi siya ko na English, Tagalog naman. Kasi oo, nga. Understand ng Tagalog. Kasi na. Taglish. Okay. And, nalilito kasi kami mag-Taglish. Wag na. Mag-Tagalog na lang. Pero, may nahirapan ba kayo as newlywed? Yung bagong kasal pa kayo, nahirapan ba kayo? Or, sobrang laking adjustment ba na ginawa? Kasi syempre sabi nga nila, iba daw kasi yung mag-jowa lang, iba't at iba rin kapag kasal na. I don't think so, because we acted like we were married when we started living together. The whole time, practically. Mm-hmm. So parang,
sobrang easy lang. Look at Milo in the back. Ano na na? Very easy love. Yung aso namin, pakisali doon sa likod. So, easy-easy lang. Nag-church wedding ba kayo? Hindi po. Ang ginawa kasi namin, nag-civil wedding kami dito noong 2019. Tapos, nung umuwi kami, dapat 2020 yung church wedding sa Pinas, kaso nagka-COVID. So, napostpone siya nang napostpone kasi bawal lang American citizen umuwi ng Pinas. So, hanggang sa natuloy siya noong 2023, ang kaso nga lang, very short yung vacation namin, napakaraming seminar. So, sabi namin, garden wedding na lang. Mag-church wedding na lang kami in 5 years. Pero maganda pa rin. Ano yung mga paghahanda na ginawa nyo? Doon sa wedding? Mm-hmm. Nag-ipon. Oo din. Pero may kinuha kasi kami na coordinator, kaya walang hirap yung wedding namin sa Pilipinas. Since US-based nga kami, ang hirap nung ako pa yung maghahanap ng supplier. Mamaya ma-scam pa ako. Lalo nung mga napanood ko sa RTIA na mga ganyan. Oh, kakanood mo yan, Minantulfo. Oo. Yung mga in-scam na mga supplier, Diyos ko po. Oo, meron, actually mamaya may papa, may ano eh, merong kaso mamaya eh. Pang-Valentine's. Oo, pang-Valentine's, wedding coordinator. Oh. Instead na dumaan sila ng, instead na after ng wedding is reception, ang after wedding, saan sila dumiretso? Barangay. Antabayanan niyo yun sa Wanted sa radyo. Mi, nakakatuwa. Alam mo yung mga tao sa likod natutuwa sa inyong dalawa. Parang perfect. Sobrang ganda ng combination at sobrang ganda ng chemistry ninyong dalawa. Kasi yung isa witty, tapos yung isa parang tahimik lang. Medyo nahiya. Nahiya siya. Nahihiya siya. Oh, kasi introvert talaga siya. Ako talaga ang extrovert. Perfect combo. Hindi ba? Hindi ka ba nagseselos, Miss Marnie? May mga pinagseselosan ito, ka ba? Nagseselos. Ito, toto. Kahit artista, pinagseselosan. Diyos ko po. Mi, naiwan mo sa Pinas ang dubuhok mo. Oo. Ba't di mo kunin kaya pabalik? Ang bigat eh. Ang bigat, haba. As in, pati art. Kilala niyo ba yung ano, yung mayor ng Lucena? Ay! Ah, me. Si Mayor Alcala. Tama ito, ba? Ito, pinagseselosan nito. Wow! Toto deny, ah? Hindi. Sinuhalin ka. Pero, pag ikaw, ma'am, hindi ka ba nagseselos or nagdududa sa kanya? Ganon. Hindi kasi ano, hindi naman niya, ako pa nga nagpapakita sa kanya ng mga babae pag may nakikita akong sexy, ganyan. Sabi ko, tinan mo yung puwet nun, malaki. Oo. Oh. Hindi naman niya pinapansin. Oh. Eh kasi, Mi, mas malaki yung atin. Oo, oh, Mi. Ayun nga lang. Harap at likod, combo. Hahanap ka pa ba ng iba? Di ba, Mi? Oo. Oh. Tayong mga plus size, meron na sa harap, meron pa sa likod. Oo, diba? Mm-hmm. Oh, yun din yung isa sa mga ano eh, perks kapag nagmahal ka ng plus size. Na kapag nilalamig ka, eh, ikapin ka lang, mainit na. Oo, oh, ibang init pa, Mi. True. Paano naman kayo, ma'am, kapag, ayun nga, sa pagtiwala, when it comes to trust, paano nyo napapangalagaan yung trust ninyo sa isa't isa? Wala pa kasing nangyari sa amin na like yung major na mga ano yung para ma-broken, para ma-break yung trust. Parang yes. Wala pang ganun. Mm-hmm. So, next question. Sir TJ, ano yung ginagawa mo para pangalagaan yung trust? What do you do to... not really much. Kasi she gives me all the reason to trust. Yeah, like, you know, I can use his phone, no problem. He can use my phone. We can even switch phones if we want to. Especially for we vlog. It helps. Ay, parang hindi natin kaya yun. Hindi namin kaya yun kasi may mga convo kasi kami ni Shari na. Hindi talaga. Pinag-uusapan namin yung puwet ng iba. Huy! ng babae. Puwet ng babae. Mm-hmm.
Alam niyo, madam. Kasi may ano eh, ganun kami, nagpapalitan talaga kami minsan ng phone. Hindi talaga kayo. Hindi. Lahat ng logins niya, at logins, ang lahat ng logins ko, alam din niya. Hindi talaga. Hindi talaga. Bank account man yan, kahit ano, lahat. Oh, yes. Bank account pwede sa kanya. Okay lang yung bank account, pero yung iba, hindi yata. Sabi ko nga, naman yung bank account namin eh. Sabi ko nga, Miss Marnie, yung mga jokes namin ni Ma'am Sel, hindi pwedeng buksan yung convo namin. Mm-hmm. Hindi talaga. Dili talaga. Nakakaya. Dili talaga. Nakakaya. Pag namatay ako, ilalagay ko sa kabaong niya yung cellphone. Oo, nabili hindi, niya. Hindi, basagin mo muna. Oo, para sure lang. Para sure. Hindi na mare-revive. Ganun kalala. Ma'am, hindi kami kasi ganun eh. Lahat ng conversations na, lahat na ano namin, access. So like, parang kumbaga, sabi ko nga, like, hindi pa kami nagkakaroon ng, you know, event sa buhay namin na para pa-break yung trust. Kaya, kasi, we've never been apart. Oo. Diba? All the time we're together. Yeah, I think pinakamatagal na is nung wedding namin kasi pinagbawalan kami magkita. Oh, yeah. Before the wedding. Yan yeah, no. Oh. Parang yun na yung pinakamatagal. All day. Yeah, all day. And we didn't sleep together. Oh, yeah, that too. Ma'am, Miss Marnie, taga saan ka dito sa Pinas? Quezon po, province. And paano mo naman siya inintroduce sa family mo? Sa family ko kasi andito sa US. Mga kapatid ko, nanay ko. Dinala ko siya sa Pinas noong 2018. Yun yung pinakauna niyang punta doon. Tapos yun, in love na siya sa Pinas. Sobra. Ano yung ano, saan yung lugar pinaka gusto mo? Destination here in the Philippines? Which one? I wanna say that. The province. The province daw. And Siargao. Oh, Siargao. Ah, Siargao. Oh, alam mo, may pagpumunta ka kasi ng Siargao, parang tayo yung foreigner. Mm-mm. Pero alam mo ba, nung pumunta to ng Siargao, sinabihan siya ng tour guide na iba yung pagkapogi niya sa mga pumupunta doon. Actually, kasi mga sila na pumupunta doon is like European ata. Yes, European, Russian. Puro ganun yung mga tao doon eh. Kaya sabi nung tour guide namin, iba daw yung dating niya. Kaya pinagtitinginan siya nung nandun kami. Me, edi syempre, gandang-ganda ka na naman. Siyempre! Oh, yeah! Parang kung naglala ka ng pang Miss Universe. Me, alam mo, kung ganyan ang jowa ko, ay nako talagang araw-araw kaming nasa labas. Oo, araw-araw talaga. I-flex ko talaga. Ah, pogi ang jowa ko. Kahit sabi niya, antok na ako, babe. Hindi, dito lang tayo sa labas. Hindi. Ipagbayabang kita. Ganon. Ay, sus! I think, sir, you should, ano, also reciprocate what the dog is doing also. Make dila-dila also. Charot. Sino nag-type ng gravity thing? Pagdala ko na yung robust daw. Oo. Oh, pag-uwi nyo, papadalang kita. Oh, ewan ko lang kung makalakad ka. Me, ang gusto mga rayuma. Oo. Para sa robust. Oo. Oo, me. Send mo na lang private, ha? Hindi na namin i-share. Me. Me, sabi nga nila, dalawang gabi magkasunod. Oo. O, paano yan? Paltos. Alam mo, Miss Marnie and Sir TJ, yung kahalagahan, di ba, ng sex sa relationship, iba eh. Di ba? Kailangan nyo keep spice things up daw. Oh. Ibang pagalan yung positions. Kami kasi ganun, may mga iba-iba pa kaming pangalan ng inimbento namin. Ay! Ano ba? Me! Gusto ko, ay, me, gusto ko yan. Turuan mo ko, me. Ano yun? Paano? Mag-ano nga ako eh, magpapublish ako ng dictionary about it. Me, so in short, ng bawat pangalan. May role-playing kayo? Ito, gusto ko din kayo mga kinikidnap. Ayaw naman. Gusto ko yung... Saka yung mga kunyari tulog-tulugan, ganun. Tulog-tulugan. Nasabing paluin mo, gaganyanin lang. Oh. Ano yun? Ano yan? Me! Gusto ko talaga yan.
Ayaw niya. Kailangan talaga, meron niya yung sariling ano. Creative. Ito lang nakakaintindi. Oo, kumbaga, iba yung pagiging creative ninyong dalawa. True. Mm-mm. Oy. Pero bet yun ha. Kasi, alam nyo, madam, yung iba kasi sinasabi, ano ba yan, ang bastos-bastos? Pero hindi nila alam, mahalaga ang sex sa relationship. Mm-hmm. Oo, kasi minsan yun ang nagiging dahilan ng paghihiwalay. Mm-hmm. Tingin mo, ma'am, yung mga nawawanted sa radyo, kaya sila naghahanap kasi kulang sa sex. Yung ibang... Meron ganun, feeling ko. Oo, actually, pag off-cam, tinatanong ko yun na parang, ano ba talaga reason? Eh, ma'am, medyo nakukulangan din talaga ako. Nahahanap ko dun sa isa. Nahahanap ng iba. Yes. May ganun talaga. Yun yung sinasabi na ayaw maniwala ng iba. Binili ko na nga to eh. Nang para kapalit ko pag napapagod ako mang ganun. Pero kasi naman minsan, hindi mo pumasang pagod ka. Diba? Lalo na dito sa Amerika, hindi pwede hindi ka magtatrabaho. Kailangan dito work. Kaya minsan, alam mo yun, wala nang time. Kaya naman pagka bumawi, ay bawing-bawi naman. Lagi may dalawang trabaho. Ano bang work ninyong dalawa, Miss Marnie? So ako kasi, kaka-quit ko lang ng full-time job ko. Ako dati ay full-time nanny. I was a full-time nanny for almost 13 years. Tapos nag-quit ako nung last month lang. So ngayon, nag-ano ako sa, alam niyo yung parang Grab, Uber, parang ganun. Kasi mas malaki yung kita, ito sa hawak ko pa yung oras. Ikaw mismo ang nagda-drive me? Oo, minsan, pero ano lang, parang gusto ko lang. Pero like, ano ako kasi, last tech din kasi ako eh. Naglalagay ng eyelash extensions. Ay, totoo ba? Mi, umaabot ba yung service mo sa ano, sa Taguig? Kaya nga kami uuwi, in all honesty, kaya kami uuwi is mag-open ako ng lash extension salon sa probinsya. Ay, ba, bakit sa Quezon lang? Lagyan mo naman sa Taguig. Pagin mo na mag-uumpisa. If it works out, it works. Extension. Oo. Oh, lagyan kayo, maglagay kayo ng branch sa Taguig. Oo, kaso lalagay doon ng extension ay bulbul. Mi, magaan yun. Oo. Oh, kada bunot ilalagay. May pa-curl-curl dito. Kalat-kalat. Spider legs yarn. Anong style yan, Mi? Yung reason kung bakit kami uuwi is kasi nga, mag-open ako ng salon dun sa may, sa probinsya namin, sa Chaukel. Ay, bongga mo naman. So, makikita mo si Mayor. Yan na naman si Mayor. Baka pala pag-usapan nyo, baka hindi na naman ito makatulog. Okay lang. Puyat na rin naman. Dituloy alam na mo kung ganyan ang magsiselos. Okay din naman. Okay din! Pero minsan nakakaganda pag nagsiselos. Diba? Feeling mong ganda-ganda mo pag ganyan yung nagsiselos sa'yo, Mi. Oo. Alam mo kasi kami ng kapatid ko dati, tuwing may nakita kami po yung lalaki, lagi kami ganunan, tapos nag-uusap kami. Ngayon, yung kapatid ko, gaganto na lang. Kasi yung gaganyan lang siya sa'kin. Alam ko na yun. Kasi alam niya bawal niyang sabihin. Kasi pag sinabi niya, magagalit ko, mawawala siya sa mood. Oy, Mi! Paano mo siya nilalambing? Nagagalit ako, para galit siya. Toyo versus Toyo. Mi, effective yan. Reverse psychology. Oo, pag galit siya, mas magalit ka. Sabayan mo. Oo. Ganun. Dapat ganun, para ako pa rin ang panalo sa huli. Yes. Iba ka. Ikaw naman, Sir TJ, paano mo siya nilalambing? Lalambing? Dati, remember when I'm mad, you give me massage. Ay! Mi! I cannot na talaga. Or ano, yeah, or naglinis yung bahay. Pero pinaka, ano niya, is like pag galit ako, naglinis siya ng bahay. Ay talaga. Effective din. Effective. Effective din. Oo. Mm-hmm. Alam mo, one time ako. Sigara, di mo makita maglinis ang bahay. Ay, proven and tested naman. Nakita ko din naman. Mm-mm. Alam mo, ano eh, may kamag-anak na anakonde. Ay, siya true. Kasi, in fairness naman sa jowaers naman natin ngayon. Minsan, hello, jowa! Mi. Minsan pupunta siya sa unit, dilinisin niya lang yung aircon, dilinisin niya yung ventilador, tapos dilinisin niya yung CR, tapos ako tulog sa sopa. Kaganoon lang ako. Wow! As a Disney princess ang atake, yun pala Princess Fiona.
Oo, as a Disney princess. Kasi, in fairness naman ngayon, madam, maganda kasi yung mas mahal ka ng lalaki. Sinasabi nila yan eh. Mas maganda talaga, alam mo, yung pinapahalaga. Yung iba kasi ngayon, aalagaan mo yung lalaki. Yes. Diba? Oo, saka minsan kasi, like, ayaw na nung lalaki dahil sa sobrang pag-hold on mo. Alam mo yun? Parang dahil mas mahal mo nga siya, kahit ayaw na sa'yo, eh, okay lang sa'yo kahit may iba na or number two ka na lang, ganun. Pero hindi mo naman nakikita na, five years from now, ano yung nakikita mo, Miss Marnie's relationship niya with TJ? Siguro ano, we're gonna have our church wedding with our two kids and then two additional babies and then a house in the Philippines. Sounds good. Yeah. Mabuti yan. Mabuti yan. Hindi mo ba siya tinuturuan? Hindi. Isa lang, sa totoo lang, nag-aral talaga siya mag-isa kasi nga puro bad words yung tinuturo. Malupit ka. Tapos yung lola ko, sabi, wag daw maniniwala sa mga tinuturo ko kasi nga puro bad words. Kasi lola ko, bad words din yung tinuro. Na wala maniniwala. So, nag-aral siya through app. Ah, okay. Ni yung willingness niya para matuto ng Tagalog, nakakaano, nakakaloka. Kasi na-motivate siya nung umuwi kami noong 2018. Yung mga pinsan ko, mga gago, kinakausap lang paglasing. Siyempre, paglasing lang kasi doon lang kasi lumalabas yung confidence. Malakas yung loob. So yun, simula nung bumalik kami, as in meron siyang notebook, nakasulat doon. Minsan may mga sinasabi siyang Tagalog na hindi ko na rin alam. Ay, malalalim na. Mm-hmm. Tsaka minsan mas malala siyang mag-Tagalog kaysa sa akin pagka nandito kami sa bahay. Mm-hmm. May question pala ako. Yung sa mga negative comments na natatanggap, hindi na to sa relationship ha, sa personal mo, as a plus size, since plus size din kami ni Ma'am Sel, ano yung pinaka-worst na narinig mo? Maliban, of course, sa plus size. Oo, maliban, of course, sa baboy, lechon, lelet, di ba? Ano yung pinaka-tumatak sa'yo? Sa akin yung ano, pagka yung nagko-comment sila ng dapat kong gawin, na ganitong diet ang gawin mo, ganito ganyan, mamamatay ka ng maaga, yung ganun. Ay, oo, may ganyan. Siyempre, ang sisters. Yes! Sisters, sanitary napkin. Matanda yun. Sisters, sanitary napkins. And panty liner, sisters, feminine care, sun, proud you are one, we are sisters. I love my sisters from Megasoft. Hygienic Products Incorporated. So, kung kayo ay kinilig dun sa mag-Jose kanina, ayan, mag-overnight ano kayo, kahit wala kayong period. Or mag-panty liner. Panty liner! Kung kailangan niya to, yung nag-comment siya sa picture niya, nakakainis. Hoy! Alam mo, may mga nag-like. Nag-like ako, nag-comment. Kung ako, ang lupit mo. Para mag-top siya. Natakot ako kasi baka makakita. Hindi niya makikita yun. Sure ako. Eto mga kapatid, syempre ang sisters na kailangan natin pag nakita niya si... True. So kailangan natin ang sisters, of course, hindi lang po para sa regla, para sa menstruation, of course, para sa mga discharge natin dahil tayo nga po yung mga babae at syempre para sa ating hygiene na din. So gumamit po tayo ng sisters panty liners na gamit-gamit ko rin ngayon. Ngayon, habang nakaupo ako. Okay, nasa kabilang linya muli natin si Miss Marnie and Sir TJ. Hello po, welcome back. Nawala, ni nag-freeze. Oh, ayun nga, going back. Ngayon kasi, Mi, anong maipapayo mo dun sa mga basher o yung mga pakailamero at pakailamera, mga pala-desisyon sa buhay natin as a plus size? Ako kasi, normally, pag may nag-message sa akin ng mga ganyan, sagot ko lagi sa akin, dapat ba kayo ng mga problema? Hindi naman ako nangisig ng pampa-hospital. Siya true. Parang may ambag ba kayo kung bakit ako nag-gain ng weight? Wala naman. Pero minsan kasi nga, di ba sabi nila, yung mga sinasabi sa'yo ng mga basher is something that reflects niya sa sarili nilang buhay. Mm-hmm. Na hindi, yung parang, alam mo yun, parang hindi nila magawa yung mga nagagawa ko. So parang ibabash na lang nila ako ng mga bagay na, alam mo yun. Hahanap sila ng makakasakit sa akin, pero hindi nila alam. Hindi naman ako na-affect.
Oh, as a unbothered queen ka, 'di ba? Oo, 'yun ang tawag mo sa. May isang comment sa akin na hindi comment ng Pilipino ha. Comment 'yun ng isang parang Amerikano ata. Mm-hmm. Na parang kasi nga kinasal kami ganyan na parang akala niya is green card lang yung habol, tapos sabi niya ano, parang mategi na lang daw sana kami mag-ina. Ha? Oo. May ganun? Mm-mm. Sana. Kupal. Kasi kami daw naman eh, hindi meant to be in the US, ganun. Grabe. Yun yung pinaka-isa nakakatakot na comment. Kasi yung may mga, at least sa mga Pilipino, mga ano lang eh, panlalait. Pero yung mga ganun na, ano. Yung grabe yun. Sa ibang lahi, mas masakit silang mga, ano, mga bash. Oo, oh, actually, no, sa ibang bansa. Mm-hmm. Mas grabe yung pang-bully. Alam mo bakit mas masakit? Kasi ang hirap sagutin pag English. Siya true. Ang dali mong labanan. Oo, pero pag dito, literal na pang-bardagul, kayang-kaya mo. Oh, ito kasi oh. English. Di ba? Me, pero ano oh. Ha, natakot naman ako doon na dumating sa point na may ganun pang threat. Mm-mm. Kasi nga, matagal na rin kasi kami nag-ano ni TJ, nag-vlog. So parang kumbaga, marami na rin kami mga videos na nag-viral. Ganyan. Mm-hmm. Tapos marami na rin, kahit dito may mga nakakilala sa amin na ibang lahat. Mm-hmm. Ate Marnz, ano na lang yung ano, yung maibibigay mong advice lalo na ngayong Valentine's Day? Ay, wait lang, may ganap ba kayo ngayong Valentine's? So, parang kasi ang ano na kasi namin. Ang bukas kasi, bukas ang Valentine's dito, yung kasi yung first year namin dito sa bahay nung nabili namin yung bahay, yung February 14 kami nagdepart. Mhm. So, parang lalabas sana kami, kaso nga lang, gusto ko rin i-celebrate na 1 year na kami dito sa bahay namin. Kaya sabi ko, magluluto na lang ako sa bahay. Kesa lumabas kami. Simple lang. Simple lang. Ah, okay. Mm-hmm. So, naku, naka 1 hour na tayo, Miss Marnz and Kuya TJ. Oh, God! Diba? Diba hindi mo na malayan? Hindi mo mamamalayan. Hindi mo malayan. Kakachika natin yan. Pero sana pagdating nyo dito, maka-visit kayo sa studio. Oh, magreklamo ako kay Sir Rafi. And then, ano na lang, Sir TG, do you have any advice or tips on how to love a plus-size girl? Treat her with tender love and care, always. Mm-hmm. And, never give up. And treat her, of course, like any other relationship. Like, mm-hmm. There's no difference in loving a single mother. There's no difference in ethnicity or size or anything of that matter. Love is love. Mm-hmm. Ganon. Ganon. Hmm. And Sir TJ, last na. Lalo na ngayong Valentine's Day, meron ka bang message? Do you have any message for Miss Marnie? Hello? No. Naku, ang galing ito sa mga ganyang message, mga kainis. Kaya ang kasal namin sa may ibaw, ako wala. Okay. Marnie, mahal na mahal kita. I promise to always be here with you. And I hope that these next 5 years grow even stronger than where we are. Mm-hmm. And I appreciate all that you do. Every single day. And happy Valentine's Day. Aww. Me! Naiinis ako! Me, ataking single. Alam mo pati, hindi nyo kasi kita eh. Medyo teary-eyed siya habang nagsasalita. Ay, we! Oo. Parang nag-fail siya sa life niya ngayon. Mamaya pag hindi siya teary. Pag hindi kita tratuhin daw ng jowa niyo, hindi ito para sa inyo. In fairness naman, nakita ko rin naman teary eyes siya. Oo, nung inaway ko. Nung inaway ko nga lang. Ikaw naman, Miss Marnie, meron kang message for Sir TJ. I think my message for him is that, you know, I will always be here for you. And I'm gonna try my best na huwag masyado mainit ang ulo.
Sure ka? I'm gonna try and understand you because sometimes you have toyo. You have more toyo than I do. So malakas ang ulo. Malakas ang topak. But like I said, I will always be behind your back. I will support you with anything, and you know, I'm gonna keep loving you until you want me to. Tinikinig talaga ako, eh. Sana all. Pinalitan nila ang Katniel, ang Lisken, at kung anik-anik man ang love team dito. Kaya nga, sabi ko nga dun sa mga nagpo-post sa mga hiwalaya na ganyan. Sabi ko, kami na lang yung asahan nila dahil hindi nga kami maghihiwalay. Kasi sabi ko kay TJ, if one day, magkaroon siya ng jowa, magkaroon ng kabit, sama-sama kami sa isang bahay, palakasan na lang ng ano, palakasan na lang, pakapalan na lang ng muka. Patibayan na lang ng guardian angel me. Oo. Ayaw niya daw. Miss Marnie and Sir TJ, do you have any message for your followers or sa lahat ng mga fans ninyo? And also, please paki-promote yung ating Instagram or TikTok, Facebook, kung ano man ang meron, Miss Marnie. Okay. So, ang advice ko lang is like, kasi saan dami ka sana all eh. Mm-hmm. Yours will come at the right time when you least expect it. But first, learn to love yourself before you can love somebody else. Very true. Diba? Mm-hmm. How about you? and thank you for always like supporting us. Lahat ng mga followers namin. Ayun. We always appreciate you guys. Every last one of you. And of course, like she said, your time will come. The first thing is, of course, making sure you love yourself every single step of the way before you give love to someone else. And don't give it your all. Save some for yourself. Exactly. Yeah. Ayun. And oh, yung ano niya, ma'am, yung... Mike. Yung mga social media accounts niyo na pwede nilang ma-follow. Oh, so yung sa akin is Marnie Holly. And then my Instagram and TikTok is Marnie_0513. And then meron din kaming page ng family namin, which is the Holly family. Tapos yung sa'yo ay? TJ Holly. That he barely posts. Introvert kasi me. Mm-hmm. Oh. Sobra. Oh, yun. Miss Marnie and Sir TJ. Tatapagin namin kayo in person. Hindi, pag-uwin nyo. Punta kayo dito. Visit kayo dito. Tapos guest kayo live na din. Dito kayo sa studio. Dadalan din namin kayo ng pasalubong. Ah. Hindi pa pwedeng lalak. Pwede ba hindi na pala pwede? Hindi pala pwede, Mi. Hindi pwede. Wholesome tayo, Mi. Wholesome tayo. Remind ko lang, baka nakalimutan natin. Wholesome na tayo ngayon. Hindi naintindihan ni Gary. Wholesome na tayo. Thank you very much. Thank you. Miss Marnie and Sir DJ. It's nice talking to you guys. Salamat, salamat. Hayaan nyo pagdating nyo dito, chikahan, more chikahan to come. Yan, sige. Are you familiar kailangan with... Kailangan mo yung mukbang. Ay, oo, oh, oh, Mi, kailangan mukbang. Magde-date talaga tayo. Hindi pwedeng hindi mukbang. Imumukbang ko yung robot nyo. Yeah! Sure. Mi, gusto ko yan. Thank you very much, Sir TJ and Miss Marnie. Salamat po and God bless you. Bye-bye po. Ayun. Ingat din po kayo. Ingat. Nakakatuwa yung dalawang to, naiinis ako. Diyos ko, grabe pa yung makatitig, di ba? Napaka ano, yung assistant mo, kilig na kilig sa kabila. Lagi namang kinikilig yan, emotional yan. Kilig na kilig. Hindi na nga daw makapagsalita doon, no? Oh, di ba? No, kaya to date, eh. Lalo si Gami. Oo! Silang dalawa, tandem sila dyan sa likod, kilig na kilig. Pero nakakatawa yung mga titig kasi ni Sir TJ kay Miss Marnie. In fairness talaga. Ay! Nakakakilig. Anyway, thank you very much mga kapatid. At of course, Miss Marnie and Sir TJ, maraming salamat sa mga nakasama natin ngayong hapon mula Wanted sa Radyo to Bardagulan Serye. Ako po si Shari naman, isang plus size, proud na plus size girl. Magandang hapon po.
At ako naman si Maricel Tulfo Tungol, syempre, Robust at Robust Extreme po ay available sa lahat ng leading drugstores nationwide. Bukas po muli 4 to 5 p.m. dito pa rin sa Bar de Gulan, sir.